Content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation,
All details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Live na raw tayo. Live na raw. Ayan, we're now live sa Facebook and YouTube. Ayan, Kuya Adel. Sabay-sabay. Sabay. Ha? Ah, si DS. Okay. Sige. Sige, maganda muna kayo. Good evening po. Oh, good evening muna. Bati yung muna kaya. Good evening po. Nagkakatuwaan lang po kami. Kasi may pinapanood po kami frustrated singer. 30 agad ang nanonood sa atin. Combined YouTube and Facebook. Yun. Good evening. Introan mo na, Kuya Del. Del. Wala ba si Kuya Del? Uy. Ngayon, Kuya Del. Sinago na. Sorry, sorry, sorry. Akala ko naka isasalita ako eh. Nakamute pala. Ayun, good evening sa lahat ng ating mga joiners ngayon sa Zoom at sa mga viewers natin sa YouTube at Facebook sa Broccoli TV. Itong gabi yung ating episode na pundahan ni Ate Pechay para sa mga bagong pasabog at bagong chismis. Chika Minit. Yun, teka muna, no? We have 40 dito sa Zoom, ano? At meron tayong sa YouTube, bro, ilay na ba yung ano natin sa YouTube? Yan, nasa 13. 26 sa YouTube, ba? 11 sa Facebook. Ang bilis, oh. Mamaya, ganito, no, meron tayo kasing papag-uusapan na part 2 ng ating captive market issue, no? Disclaimer lang, no, itong ating nakuhang o nag-leak na audio, no, ang ating isa sa pinakamamahal na KNP. KNP ng MCGI ay binigyan po sa atin, ano, finoward. Hindi po natin ito nirecord, ano. And just to be fair, di ba? Pwede nating invite si KNP mismo to confirm kung ito ba, ito totoo at sinabi ba talaga niya yung the word na captive market. Kasi uncomfortable kasi sa mga ano eh, sa mga nakarinig noon. Kaya medyo nainis yung ibang mga nakarinig noon during that meeting. Kaya yun, ibinigay sa atin, then in-expose natin yung mga sinabi niya, which is hindi talaga maganda sa pandinig, ano, considering na kilalang MCGI na umaatake sa mga relihiyon na kinakalakal yung ano, yung mga relihiyon na kinakalakal ang salita ng Diyos at ang mga miyembro. Ano? Ngayon, kung hindi ito i-confirm or hindi sasabihin ni, hindi i-deny ni KNP Roland, ano ba sabi ng ano, ang mga INC noon? Silent means? Yes. So,
yun ang ating ano, yun ang ating masasabi diyan. Ganyan. Kaya kung halimbawa may mga nakikinig diyan ng mga bata ni Drolop, yun ating invite dito, di ba? Di ba, Brox? Pwede naman pumasok, ano? Yes, kahit welcome sino. Welcome naman, di ba? Kahit sino po, pwede. Ngayon, oo. So, yun, so far, yung ating ano, nobody, yung ating nakita natin dito sa Soro, no, yung video ni Roka, umabot na ng almost 14,000 ano, eh, views at marami talagang ano, na nainis to sa mga sinabi niya na captive market. So, maganda ma-play muna natin habang iniintay natin yung iba. So, buddy, yung nakaraan, yung video yung na part 1. No? Oh, part 1. Kasi ipi-play natin ngayon yung part 2, no? Nung video na yan. Dito pa lang natin to ilalabas kasi merong karugtong yan, eh. Kung nabuisit na sila doon sa una, eh, mas mabubuisit sila doon sa pangalawa. Sa pangalawa. And then, ano, bukod dyan, nobody, i-expose din natin maya-maya yung about doon sa isang meeting ng DS na inaatake tayo, no? At pinatutunog na yung Reddit na may pakana noong palakulan sa ano, sa parang pinatutunog niya na may kasabot din yung mga nasa Reddit sa palakulang nangyari sa ano, sa MCGA company. Mukhang yun yata yung kanilang black propaganda. Oo. Di ba? Tapos, mamaya-maya, titingnan natin yung isa sa mga ano, matindi-tinding expose na gagawin natin ngayong gabi, yung isa sa mga source natin, ano, na pwedeng magsalita about yan sa nangyari sa Brazil. Nobody. Yung nangyari dyan sa, di ba talaga yung kung nangyari dyan sa Area 52 na yan, ano? At yung mga naging pinaggagawa nila best dyan, eh, matinditindi yung mga narinig natin, eh. Kaya, tama. Di ba? Ang daming mga bago at ang daming mga issues na ano, unexpected na hindi mo akalain na magagawa nila yung mga ganung bagay. Eh ngayon, mamaya matignan natin, pakikiramdaman pa daw po niya, ano, kung komportable siya makapagsalita. Pero, ang isang sigurado, let's say, magsalita siya, ay i-off natin, Broccoli, di ba, yung live, no? Maya-maya. So, sige. Doon sa consultation siguro sa open forum, yung mga gustong mag-share ng kanilang mga MCGI experiences or gustong magtanong about sa kanilang mga gustong may makausap about sa kanilang experiences, baka makatulong kami ng konting advice, ano, yung mga kasama dito. So open tayo mamaya siguro, may sa Zoom, pasok po kayo sa Zoom natin. Nabati, Mia, sabihin ka, or Zoro, sino mo man nandiyan dyan? I'm good. Good din ako. Naghihintay ako ng ano, ng ipi-play dyan kay, ano, Roka. Sige. Sige, play muna pero natin yung ano. Pero may intermission muna tayo, di ba? May DS na kumakanta. Baka pwedeng ituloy para meron naman tayo intermission number habang ayaw nga pala si DS Arnold. Star of the Night. Sige, play mo na nga natin si... Okay, shoutout sa mga taga LBMR, ha? Maganda ba? Nag-enjoy ba tayo, mga kapatid? Palakpakan natin si Empoy. Hindi ako singer, eh, pero na-appreciate ko yun naman kahit papaano yung ano, effort ni ano, Art Arnold. In fairness naman, may boses naman si ano, Brad Arnold kahit wala. Hindi nga lang libre. Hindi nga lang libre, no? Ano ito, eh?
konti pin ba at mo na i-courtesy natin yung ano, i-acknowledge natin yung ano, yung video courtesy of Arvin La Pascua, ano. Yung video na yan, uploaded niya, ano. Yung video na yan ay ano yan eh, worker ano concert nung 2006 ng LBMR workers. So tagal na yan. I think binata pa yata si ano yan eh, si Brad Arnold, parang hindi ko alam kung saan sir but na siya. Kasi nung time na na-encounter ko siya sa ano around 2011. Ano eh, kakabalik lang yun sa tungkulin. Na-suspend kasi siya, parang nag-asawa, something gano'n. So, ayun, yan, 2000. Alam naman, nobody uso yan noon eh. Sa mga bagong lublub sa MCGI. Bago na uso yung mga Wish concert, ano, ayang Kudira concert. Ano, may mga workers concert na noon, kaya mga division concert, kanya-kanyang pakulo, just to raise, ano, fans. Nag-jumbo hotdog pa nga dyan, Kuya Del, eh. Wala ba tayong oo. Video noon, yung nag-jumbo hotdog? Mm. Oo, yung mga KNT, tsaka workers, diba? Sasayaw. Yan, uso yan noon, mga, ano, mga kasama na yung mga concert ay ginagawa minsan ano eh kanya-kanya 'di ba per division kanya-kanyang ano eh racket eh para lang makapag-raise ng pan for the so-called para sa gawain ano buddy oh yung pinakaunang concert pa nga ata noon eh yung sa MMC noon yung Harana tapos namatay may na-aksidente pito yung namatay. Ayun ba yun? Concert ba punta? Ano yun eh? Hindi ko alam kung concert yun or Harana kasi yun parang eh. Man, parang yun. Lamay yata yun eh. So, sa Atali yun eh. Magbe-birthday yung ano, yung pamangkin tapos kinantahan. Yun ba yun? Manyanita ata yun. Yung bago mag-birthday, bispiras, kakantahan siya. Parang ganun yata yata. Ah, meron din ano noon, may concert noon kasi galing sila sa practice noon eh. Tapos after ng practice yun na tayo nagmanyanita sila. Kasi yung mga nagsiseminar kami noon eh. May concert na nakalimutan ko kung anong concert yung kung MMC ata yung concert noon eh. Mga pangsanlibutan yung kinakanta noon eh. Una nga medyo ano pa, 'di ba? Medyo ano pa nga nung mga unang concert na parang dadalawang isip pa kung gagamit ang mga kantang panlabas. Oo. medyo ano pa, medyo allergic pa eh. Oh, tapos hanggang dito, sa ano yun eh, nagpa-concert nung kay Kuli Desma. Yung ano daw, yung concert daw, ano, lokal ng Olivares daw to. May taga LBM yata dito. 2006, lokal ng Olivares. Oh, malaking lokal to eh. LBM. Ano. Sa Laguna to, no, bro, no? Laguna. Olivares. So, yan. Yan po si hello, her, ano, the DSR note. Yan. Mamaya paparinig natin yung kanyang ano manat sa atin ano yung kanyang mga naka-monitor siya eh. Di ba? Ano ba di Zoro? Sabi niya. Sana pumasok dito no. Para sagutin tayo dito no. Bibira-bira siya doon mas sa gigilid-gilid eh doon na sa baluarte nila. Oh. Pumasok pa rito hindi ka namin i-mute. Huwag ka mag-alala. You're free to answer. Oo. Ngayon. Sige, tawag dito. Mamaya na muna si ano, DSR. Ano, intermission lang muna ni DS. Ano? Sige, si ano muna si KNP. Okay, yung recap yung muna tayo. Okay.
Andiyan ang mga DS. Sana nakikinig sila. Kasi mahalaga pati siya ako nun sana eh, para makatulong natin. Ano po, mga servants, maipaintindi. Sa mga kapatid, karoon tayo na struggle. Parang naramdaman ko yung struggle na kinakapos na yung remittance. Parang hindi na siya sapat yung remittance ng mga distrito. Hindi na sapat yung nakokolekta ko, yung nire-remit ninyo. Kaya nakapangutang ako. Nung una, nakapangutang ako ng milyon. 1.7 yata na utang ko. Pagkulang ang remittance ng distrito, nangungutang po ako. Kasi kumukontrata yan, nag-i-issue kami ng cheque. Captive market namin kayo. Business kasi yan eh, may tubo. Tayo lahat. Mula sa Pangasiwaan hanggang sa nagtitinda. May tubo eh, business yan eh. Kaya nga sabi ni Brad Daly, wala naman nagbi-business na nagtitinda sa puhunan o kaya palugi. Walang ganun na magne-negosyo ka, gusto mo malugi ka. Kahit ang negosyo may lugi, may break-even, eh gusto ko sa negosyo kumita. Sa panahon pa ni Brad Daly, kaya pagdating kay Kuya, ayaw niya na ng networking. Ayaw niya. Gusto niya direct selling, gaya nung binibenta nating mga products. Hindi networking po yan eh, direct selling. Sabi ko nga sa inyo, parang yung concert, yung basketball, yung sa KD Rock, sa Morong, may kapatid, hindi man siya pumunta, suporta siya. Itong grupo nating ito, peculiar, kakaiba. Halimbawa, hindi man nating kagustuhan ng isa ng dalawa, kundi na-involve tayo bilang mga captive market ng isang produkto na nakipagkontrata, hindi naman natin pababayaan talaga eh. Kahit na anumang relasyon, nakarelasyon ng ating mangangaral, ng kapatiran, very supportive ang mga kapatid. Very supportive. Kahit na sabihin mong hindi sila pupunta sa Araneta dahil malayo sila, pero sumusuporta sila. Sumusuporta sila, no? May bahagi sila. Na yung di man sila makapunta, may representative. Napakaganda ng kapatiran natin, naturuan. Yan. Ayan yung ano, kinainit ng dugo ng ilang mga closet at ano, XMCGI sa mga binanggit ni, actually naitakil din yan sa ibang podcast, like dun sa ano, sa podcast nung Katoliko si Kabornok na panood ko nga eh. Grabe din yung ano eh, banat nila kay Carolan, dahil napakahalay nga naman kasi na mula sa isang ministro eh, lalabas sa bibig mo yung ano, ganong klaseng salita na yung mga miyembro eh, captive market, ano. Eh, lumilitaw lang talaga dyan, nobody, di ba? Na yung mga members ng, yung mga miyembro, kaanip sa MCGI, eh, talagang ano, kinakalakal na talaga sila sa loob. At given naman na yun, noon pa talaga eh. Hindi lang talaga natin, ano pa, parang kumbaga, kayang i-expose at ilabas yung mga ganyang sa loobin natin noon, dahil wala pang mga ganitong medium ng technology at social media at support group na magbabalidate na talagang ano, mali yung mga ganyang klase ng mga pamamaraan na ginagawa sa loob. Diba? Ano ba reaction mo doon? Nobody sa ano? Eh, right from the horse's mouth na talagang ang intention talaga nila na kaya sila nagpaparami dahil sa captive market. Walang lugi yun. Biro mo yung magbebenta ka kahit hindi mo kailangan, bibilin mo dahil captive market ka.
Correct. Parang ano yun eh, yung isang halimbawa ka nila yung pagka ikaw ay nasa, nakasakay sa isang barko, di ba? Wala kang choice eh, sa cruise ship, di ba? Wala ka namang iba mo pwedeng mabilhan na produkto na po pwedeng i-offer sa iyo. Na kung ano yung available doon, yun talaga, yun ang choice mo. Tama. Wala ka po. Captive market ka nung tindahan na nandun doon. So, you Oo. have no any other choice kundi bilhin yung kanilang produkto na meron. Di ba? Di ba nga, ano eh, yung may mga, ano pa sila, may toka pa per lokal kung sino yung bibili ng mga produkto sa Best House of Chicken, sa Salute. So, no wonder bakit pinupush talaga nilang aral sa halal na talagang nililiitan nila yung options ng mga data pack na kumain sa labas. Eh, dahil para nga doon sa captive market. Dahil overpriced ang mga produkto nila eh. Tubong lugaw, kumbaga. Oo, yun ang ano eh, yun ang isa sa medyo nakakainis diyan ano. Captive market na nga nila yung members, overpriced pa yung kanilang mga produkto, di ba? Yung ano lang eh, yung dati mga produkto lang, di ba? Yung kagaya ng yung sabon noon na binebenta, yung anong pangalan? Relin? Relin ba yun? Orelin. Naalala mo yun? Yung sabon na walang bula. Grabe yung Alam. mark. Ano yung grabe yung mark? Ewan ko naabot ni Zoro yun. Naabot mo Zoro yun. Yung sabon na walang bula. Nabutan ako yun. Orelin. Nakapagbenta din ako niyan ng relin. Nakakabenta ka rin Ang pala sagot nun. nila diyan, yung pag may bula daw ika, chok daw yun. So hindi rin daw nakakalinis. Yeah. Sinirahan yung ano yung mga leading brands. Ay si unsatisfied yata o naka-recent kuya din. Mukhang may Ay, sige, sige, sasabihin. sige. Yeah, sige. Hello po. Ay, ano ko lang kasi, di ba, nung ang pinainggan niya sa atin, dati na mga, para lumipat sa iglesia nila, mga umalis tayo sa ating pinanggalingan kasi galit na galit sa mga kinakalakal yung kaluluwa. Ganyan, yan yung yan niya. Ayaw niya ng mga ikapo, ayaw niya ng kung ano-ano ginenegosyo. Yung pala, parang lumipat lang tayo ng market, ganun din, negosyo ulit. At mas matindi pa. Kaya masakit yun, lalo sa mga dating kapatid na ang daming mga negosyong inopen. Actually, mula nung nag-join ako, nung 90s, yung mga sabon na papaya soap. Kaya nga natuto akong gumawa nun eh. Correct. Correct. Paano nawala ba Tama. si Unsatisfied? Correct, correct. Meron ako dito, Kuya Adel, na ipapakita sana kung ano yung kahulugan ng captive market, ano? Para magkaroon lang tayo ng... Sige, sige. Play mo, bro. Sige, Oh, sige, ito, Doro. ito. Google ko lang naman. Ito daw yung meaning ng captive market, eh. Sabi sa isang thebusinessprofessor.com. So, ito yung simplest definition ng captive market. A captive market is one in which there are suppliers who control the supply of specific goods. This scenario results in high demand for a little supply available. Consumers do not have a choice but to buy the presented supply. This leads to higher prices, which limited diversification for consumers. Ito nga, meron nga ritong illustration kung ano itsura ng captive market. Eh, ayan. Nakikita ba, Kuya Adel? Yan daw yung demonstration niyan. So, these prices are astronomical. I don't think we have much choice. Yan yung pinapakita kung paano i-demonstrate ang captive market. Parang ano eh, parang ano kayo yung kinukulong ka na parang isda na kinukulong tapos bibigyan ka ng ano, papainak ka sa loob na wala kang choice kundi kagatin yun dahil walang ibang makain eh.
Ganun ang ano, ganun ang nangyayari sa MCGI, di ba? Kinulong ka sa ano, sa iglesia. Kung ano yung susubo sa iyo, yun na lang yung kakainin mo. Bibilhin mo, di ba? Oh, tama, tama. Saka meron pa sana akong isa pang ipi-play, Kuya Adel eh. Ito yung nahalungkat lang natin. At naging tagabasa pa si ano, si Broccoli. Hanapin ko lang. Na, meron ka ba noon, Brad, ano? Nobody? Yung tagabasa si Sogong Brooks. Ala ata. Ala ka na. Pero narinig ko na yun yung naging ano siya, tagabasa na si Brooks. Oo, oo, oo. Saka ano yun, ha? Doon binanggit yung captive market. Narinig ko yun. Anong sana yung Gen Z na Bible? Hindi, yung si Epps yung nangangaral. Tapos binanggit niya yung captive market. Ah, kala ko. Na, so, para may premonition si Epps eh, no? Bago mangyari eh. Nabanggit niya na nagagawin na pala nung kanyang pinagkatiwalaan na. Saka yan yung reason bakit ano eh, sinisita yung mga data pack na nagtitinda sa Apalit kapag hindi ano pinipwersa sila na magmiyembro sa kooperatiba para lang makapagtinda sila dun. Tapos ang sagot ni asa sabi ni Bese, kukompetensyahan nyo pa ang iglesia. Sinasabi niya nun, kaya wala. Eh imagine mo nga eh, di ba? Overpriced tapos ano pa? Bagsak pa yung quality, substandard yung mga produkto. Eh, just imagine, di ba, yung railing na nga lang. Imagine mo, ha, para lang mabili kung ano nung mga pang, ano, eh, pang, ano ba tawag dito, mga pambobola gagawin, eh, di ba? Kaya nakaisa daw yung mga branded na sabon. Na commercialized ano na soap mabula ay ano raw yan ano tawag dito maano sa kamay yung ano yun nagkakost daw ng mga ano ng mga eh, hindi raw maganda sa ano sa kamay ng mga naglalaba lalo na sa mga babae kaya yung railing daw mas healthy daw yun even yung toothpaste diba? Oo, siniraan nila yung lahat. Ito, pwede ko bang i-play na Kuya Adel para marinig natin yung captured market ni Epps? Okay, okay. Sige. Ang mas nakakarami sa ating panahon, ito pong sinasabi naman niya sa ikalawang Korinto 2 at versikulo 17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayon, sabi ni San Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Therefore, noong panahon ni Pablo, naka-obserba na po siya ng isang katotohanan sa kanyang panahon, na noon marami na ring nangangalakal ng salita ng Diyos. Ang ibig po lamang ipakita ron, may mga tao na daladala salita ng Diyos, tapos ang layunin mga lakal, kumita ng pera, makakuha ng salapi. Yun po. At yan ang sinabi niya doon sa taga-Roma 16. Pakinggan niyo sinasabi niya ron. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ayon, sabi, hindi ka sila talagang naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sabagay, ang pangit ano, mayroon mo, sinasangkalan mo ang Diyos, sinasangkalan mo Biblia, pero ang pinaglilingkuran mo hindi naman pala Diyos, ang sariling tiyan o ang sariling kapakanan o interes. Kaya po, doon nagiging delikado ang relihiyon. Pagka po naanib tayo sa isang relihiyon na ang nangangarali ang pinaglilingkuran, yung kanyang sariling interes, eh gagawin kang ano niya, negosyo. Ikaw ang instrumento ng kanyang pagninegosyo. Mayroong ganitong pangungusap ang kasulatan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan.
sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang pagbanggit lang ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lalo na kung ang gagamitin mong pagbanggit o paggamit sa pangalan ng Diyos, para ka magkakwarta, napakalaking krimen ho sa Diyos yan Yan po ang gusto ko mapansin ninyo. Ganun ho ang ating ngayong napapansin sa iba't ibang mga lipunan. Ginagamit yung Diyos, Kristo, Biblia, Espiritu, para kumita sila ng pera. At hindi lang po yung salita ng Diyos ang kanilang ginagamit na kalakal. Mismong yung kanilang nakumbinsing mga tao, pinupuhunan nila sa kanilang kalakal. 2:3 ng ikalawang Pedro, pakinggan nyo. At sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Yung tao mismo, sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Kaya may mga pastor, yung miyembro niya, ginagawang kolektor ng pera sa daan, ginagawang taga-caroling, ginagawang taga-benta ng mga libro, para yung mga miyembro maging kasangkapan sa kanyang negosyo. Ang miyembro ahente, at yung kawawang miyembro wala man lang pang merienda. Lahat ng koleksyon uuwi doon sa kanila sa Marikina. Ayun, hindi ka nga naman kakain ni merienda, hindi ka kakain dahil nag-aayuno ka, walang bawas yung koleksyon mo. Yan yun. Yan po ang kwento ko sa inyo. Ba't si, si Broccoli yun? Nagbabasa? Oh, si guys. Brooks ang tagabasa. Kasi, guys, Sino ba to? Si Jared Almoranas. Jared Almoranas. Almoranas. Open mic daw siya. Si ano yan? Si... Si Vincent yan. Vincent, tumigil ka. Ang manggugulo ka lang dito. Yung gamot nito? Oo. Ano yan? Si... Nakainom na ba ito ng gamot? Hello. Mali yung tinatalakay nyo dyan eh. Ikaw na nga ba eh. Ikaw na naman eh. Sabi ko na nga ba eh. Iba na naman ang gamit mong pangalan ha. Yung kinakalakal na no. Hindi, makinig kayo. Iba yung kinakalakal na produkto kaysa sa kinakalakal yung mismong salita ng Diyos. Yung masama, yung kinakalakal. Pero tanggap ka doon. Tanggap mo yung sinabi ni Epps na may mga relihiyon ginagawang kalakal yung miyembro, pinagbebenta ng kung ano-ano. Tanggap mo? Hindi mo narinig? Ulitin ko para maintindihan mo lang. Takpan mo muna yung siko mo. Ano, kagatin mo muna siko mo. Kagatin mo. Hindi, hindi ko kailangan kagatin. Ikaw sumusobra ka na eh. Nagpe-play kami dito kung ano-ano pinaggagawa mo sa screen ko. Kagatin mo muna siko mo. Huwag ka muna mayroon. Pais-ais ka ha? Umayos-ayos ka. Oo, totoo nga. Sige, paliwanag mo yan. Sige, paliwanag mo. Kung ano yung papaliwanag mo. Paliwanag ako. Ano naman eh. Ikaw naman, masyado kang ano. Ano yung sinabi mo? Yung miyembro ang pinangkakalakal? Ginagamit pang kalakal yung miyembro? Oo. Diba? Pinagtitinda nga daw, sabi niya. Katarantaduhan niya. Binanggit niya pa nga yung taga Marikina eh, diba? Ako nga, nagtinda ng lumpia eh. Gumawa pa ng ako, lumpia. Bangus. Kailan ka ba nilublob dyan, Jari? Hindi ka ba pinagtitinda? Kailan ka nilublob? Kami, pinagtinda kami ng lumpia. Pinagtinda kami ng boneless bangus. Pandesal. Pichi-pichi. Pandesal. Jari, unang hirit. Unang hirit. Oh, anong-ano mo? Alam mo ba yan? Kailan ka lang ata nalublob dyan eh. Bangus. Lakas-lakas ng loob mo na anuhin ka dito. Wala kang bastusin basiya. Kami dito. Wala kang basiya. Experience namin yun, Brad. Wala kami basihan. O, yung tuktok mo, ayus-ayusin mo. Kung hindi mo naranasan, wag mo kami pagbawalan magsalita, yung mga naranasan namin. Gusto mo, set na lang tayo ng debate eh. Naku, ganyan ka naman eh. Padibadibati ka nalalaman. Pag napahiya ka sa debate, iyak-iyak ka lang. Sini yun si Vincent, yan din yun si ano. Hindi yung mga nakaraan si... Vicente, manahinig ka na lang. Vicente. Darap ko na lang dito si Roland. Baka makinig sa'yo si Roland, Vicente. Baka siya ba si Pulutong? Marami siyang pangalan eh. Hindi nyo, siya din yun. Siya din si Duterte. Yung nagpuboses Duterte. Ah, si Pulutong pala ko eh. Kulit yan, sabi ko na nga ba eh. Buong tama na nakaharap sa inyo. Kasi patunay
kung mga pulpul kayong mga demonyo kayo. Humarap ka na. Napahiya ka na nga ilang beses, Jarib, eh. Ilang beses ka nang napahiya sa amin. Bilib ako kay Puloto nga, mas matapang siya kay KDR, ha? Siya humaharap siya. Oo, siya humaharap, eh. May litrato pa siya ni DSA. Uy, mahiyahiya ka sa guya mo. Yung guya mo, nananahimik. Mm-hmm. Dibating walang kibuan. Ikaw, tawagin mo kami mga demonyo rito. Baka masuspindi ka niyan. Gusto mo patunayan ko? Suspindihin ka niya. May litrato ka pa ni Guya. 8-44-1. Oh. Basahin mo. Oo. Oh. Wala ka po. Hindi kami namin, kausap eh. Doon. Hindi Binsan kami ka kausap namin, doon. Diba? Mga pariseo yun. Mga eskriba yun. Hindi kami eskriba at pariseo. Basahin mo konteksto ng talata. Hindi ka marunong magbasa. Babalik kita sa grade 1. Sige na. Sayangin mo pa oras namin. Manghabong ka na lang kay Guya mo. Iharap mo rito. Tapusin mo muna module mo, ha? Mag-module ka muna. si Conscious Scale, mukhang may sasabihin. Si Jared yan, yun yung si Vincent, ano, Legaspi. Yung makulit, yung mga nakakampa. Sabi niya, iba daw yung ang pikinakalakal produkto kaysa dun sa yung sa membro. Alam mo, yung salita ng Diyos. Alam mo, pangangalakal ng salita ng Diyos, yan, alam mo kung bakit? Kasi, sinasamahan nila ng magic word na para sa gawain. Huwag nilang gamitin yun. Niya. Tingnan ko kung mabenta yung mga ticket na yun. Kaya, pangangalakal ng salita ng Diyos yan. Kasi, kailangan nilang isangkalan yung salita ng Diyos, eh. Yung gawain, eka. Yung pagpapalaganap, eka. Yun ang sangkalan, eh. Kaya po nabibili yung produkto pag sinabi na yun. Subukan mo, magbenta kayo ng produkto na walang ano. Benta lang. Mga kapatid, bili kayo yung ticket. Tapos, tingin mo, bibili yan? Hindi. Kailangan mo sabihin, mga kapatid, kailangan po ng gawain. Bili nyo po. Saka mabibenta. Yun, ibig sabihin nun, ang kinakalakal nyo talaga yung salita ng Diyos. Yun, di ba? Saka Ate Petra, At ang ahente ng mga nagbebenta, yung mga tayo. So-called na mga gagawa. Manggagawa na supposed to be silang nagpapalaganap sa salita ng Diyos. So, silang ahente. Kaya talagang parang yan, totoo na ang salita ng Diyos ang kinakalakal at yung miyembro kinakalakal din. O, di, eto, paano mo nasabing yung miyembro ang kinakalakal? Sa kanila na rin galing, eh. Na kapag yung mga ditapakang nakikita ng mga tao ng tumatangkilik, makakahikayat, eka. So, ang marketing strategy, kailangan ibenta mo muna yung mga ditapak na nagtumatangkilik. Kailangan makita yung mga ditapak na tumatangkilik para pangkilikin yung ng tagalabas. E, di ba ano yon? Marketing strategy yon na ang binibenta mo muna yung mga tagatangkilik. O, yan. Mabuksan na yung mata mo. Yan. Di pa matanggap si Epps na ngayon nagsalita, Ate Petch. Di ba sabi ni at ni Epps at ni Pechay, meron daw relihiyon ganyan, ginagawang ahente yung mga miyembro, pinagbebenta ng kung ano-ano. Eh tapos hindi pa raw nakakakain ginagawang kamerienda man lang yung mga nagbebenta ng miyembro, nagbebenta ng libro, nagbebenta ng kung ano-ano. Eh hindi ata marunong makinig ito, napakababa naman ng reading comprehension nitong tao ko, tsaka ano eh, comprehension nitong batang ito eh. How will you define yung ano kinakalakal yung tao, in what form? Di ba yung human trafficking and labor exploitation, it's labor, a form of ano, or labor exploitation, it's a form of ano, tawag dito, kinakalakal yung tao, di ba? O binibenta mo na yung tao or pinakakitaan mo, di ba? Human slavery, tama. The fact na nag-ano ka, na
Meron kang nangyayari sa company mo na labor exploitations and like human trafficking or something like that. It's a form of ano na kinakalakal mo na yung tao per se. Dahil ano na yun, bawal yun eh. Di ba? And which is yun yung talamak sa loob ng MCGI. It doesn't follow naman na sinabing kinakalakal mo eh. Ibebenta mo. Or like, baba, in a price na si nobody, bebenta ko ng ganito. It's like ganitong amount, fixed amount. No. Yung form ng labor exploitation, ano, or forced labor, underpaid na mga empleyado, volunteers, it's a form of ano na yun, eh, pangangalakal sa ano, sa tao eh. Oo. Oh. O mukhang duda pa yata si ano si may isang panatik yata dito tong si Honor ano, Kuya Adel. Hindi pa salita niya hindi si ka Honor. Ba naniniwala na walang labor exploitation na nangyayari sa MCGI? Ikaw Honor ka, magsalita ka Honor. Saka Kuya Adel, baka mas marunong ka pa sa amin. Yung nagsabi ng captive market, hindi naman tayo eh. Si Roca yung nagsabi nun eh, si Rolando Campo eh. Sila nag-admit nun. Correct. Oh, Honor, open na yung mic mo, Honor. Ba't di ka pa magsalita, Honor? Oh, bahag na rin ba buntot mo, Honor? Aso ka na rin bang di makatahol? Honor? Hello. Ayan. Hello, salita ka. Dinig niya ako? Sige. Oh, dinig anong ka. Anong labor exploitation? Trabaho ba pinunta namin doon? Hindi trabaho pinunta namin doon. Paano magiging labor exploitation yon? Volunteer yon. Sabi nga, gawin nyo sa pag-ibig lahat ng inyong ginagawa. Naintindihan nyo ba? Ate Pech, volunteer daw Ate Pech, oh. Kung mga pag... yung kausap namin dito na ano... Paano naging labor exploitation yun? Yung nakausap yun? Namin dito na ang inilagay ay volunteer. Taga UNTV. Yung nagtrabaho sa UNTV na nagsalita dito sa amin, na wala siyang kaalam-alam na ang kanyang designation ay volunteer. Ang pinuntahan niya ay trabaho. Anong tawag mo doon? Sino yon? Okay. Kuya Adel, i-ano mo, nandiyan po ba yung tao kapatid? Na wala ka naman patunay. Ayan. Ayan na yung patunay namin eh. Ayan ano si Hall. Oh. Ayan o, si Hall. Ball number 45549. Magsalita nga kayo. Oh, sino para ba yan? Para supalpalin itong pinagkasabi mo. Kasama niyo lang din naman yan, di ba? O, ba't ayaw mong pakinggan? Pinunta trabaho. Ba't ayaw mong pakinggan? Ikaw nga, nagsasalita ka eh. Kinababayaan ka namin eh. Ba't hindi kayo sa barangay nagreklamo? Anong walang reklamo? May reklamo nga sa Dole. Ba't sa inyo reklamo? Gusto mo pakita namin sa'yo yung reklamo sa Dole. Wag dito. I-plus mo nga yung reklamo sa Dole, Tol. Wala nang reklamo. I-plus mo nga. Ano ngayon? Eh di magreklamo sa Dole. Wala daw na yung exploitation. Sige, patutunayan ko sa iyo ngayon. Patutunayan namin sa iyo ngayon na talama kang labor exploitation diyan ha. Pakinig ka. Ah sige, patunayan niyo. Paki-plus nga yung ano, paki-plus mo nga yung andiyan yun sa ano eh, sa Reddit eh. Ano ba kayo, mga ano kayo, mga tiwalag ba kayo o murong sa pananampalataya? Wala. Wala kami ng wala nang tiwalag. Wala kayo, wala kami ng tiwalag ngayon. Wala lang kayo. Saka wag mo kami problemahin. Wag mo kami problemahin. Ano murong sa pananampalataya? Kung ayan ang gusto niyo palabasin, eh, wala lang kayo. Eh. Tama, wala lang kayo. Tama. Oh, wait lang bro, ipa-plus namin yung sinasabi mo, walang reklamo ha. Saglit lang ha. Kayo nagreklamo yan. Hindi magreklamo kayo. Sino hindi nagpasahod sa inyo? Ayun ang puntahan nyo. Huwag nyong isumbat dito. Ba't nyo yung pinapaliwanag sa akin? Ano ang problema mo? So ano pa ang problema? Ano ang problema mo kung kami dito magsalita? UNTV. Ha? Ano? So, ano problema, mo kung magsalita kami dito? Ha? Oo nga. May problema ka ba kung nagsasalita kami? Hindi mo ba alam ang sinasabing freedom of expression at freedom of speech? Ano ba pinaglalaban nyo? Hello po. Saglit lang po. Ba't hindi kayo mag-rally? Brad, wait lang po. Ano? Mabuti nga po, ako po agree ako sa mga pumapasok na ganyan kasi at least pwede naming i-defend ng mga tao dito
yung mga bagong dumating na may katanungan na katulad nyo, ang maganda lang po sana, mag-usap po tayo ng maayos, no po, para po maganda sa pandinig ng mga nakikinig sa atin. Maintindihan ko po may mga tanong ka, pero mag-usap po tayo ng maayos. Gamitin po natin kung may natutunan man tayong mga aral, lahat na sa kaayusan, no po. Mag-ano po tayo ng maayos, no, para po maganda sa pandinig ng lahat. Salamat po, yun lang. Correct. Correct. Tama, dalawang taon tinuturo sa inyo yung pang-ibig eh. Oh, tsaka pinoproblema niya tayo eh. Ano problema mo kung magsalita kami dito, hindi mo naman to platform. Professor, pagsalitain natin yung mismong tao. Kasi sinatanong niya kanina, sino ba yan? Oh. Sino ba yan? Oh, sinisino mo, eto na siya. Yeah, sige po, hall number 4549, paki-accept po yung unmute. Kasi sasabihin na naman, sino na naman siya, no? Mahilig kayong manino eh, no? Ah, nasa work po si... Now. Oh, nasa work pala siya. Mahilig kayong manino, no? Ganyan naman kayo eh, di ba? Pati nag-aabuloy sa inyo, sinisino nyo. Nakapagpatayo ba ng poste yung naiabuloy ninyo? Sino rin yun, di ba? Sinisino nyo rin yung mga nagbibigay? Ganyan kayo. Huh? Ganyan kayo katutuwid. Napakababanal ninyo. Sorry, sir. Ito pagbabanal ninyo. Ano, hold, paki-send mo nga sa amin yung complaint mo sa ano, sa dole, na na-file mo. Oh. Ayan. Yan, talagang pumunta na sa dole yan. Nag-complain, nag-file siya ng complaint. Oh. Kaya yan, hindi umurong yan. Tinuruan pa tayo, Ate Peche, eh. Conscious scale. Gusto niyo mag-rally pa raw tayo. Eh, sagutin niyo dito. Ba't hindi makapasok dito yung mga ano mo, mga puno mo, o kahit sinong representante niyo, di ba? Wala. Speaking of labor exploitation, standby ka lang dyan, ano, pangalan nito si Hall. Mamaya magsasalita, ano, yung isa sa mga nakaranas ng labor exploitation hanggang Brazil. Ano? Kahit sabihin mo, ngayon sinasabi niya na parang ano daw, volunteer daw, kusa daw. Well, it's ano nga yun, yun nga yung ano eh, yun nga yung nangyayari dyan sa kulto, sa MCGI eh. They use the word para sa gawain. Where in fact, ang nangyayari, nagkakaroon na nga ng labor exploitation sa loob na-exploit na yung mga miyembro. Bakit? Ginagawa lang. How sure are you, brother? Ano, sino to? Si, pangalan nyo kanina? Ayan, no? Si, ano ayan, pangalan nyo kanina? Ayan na, Kuya Adel. Kuya Adel, ayan na po. Yung certification. Yung pangalan nyo kanina, sino yan? Pumasok? Si Honor. Yung kanina? Honor. Oh, yung Honor, yung about sa labor exploitation. How sure are you na yung about din sa ano sa labor exploitation na nangyayari diyan eh. Gano'n ka naman nakakasigurado na wala talagang nangyayari diyan sa loob. Eh, where in fact ang dami nang complain na kami na na-receive diyan at yung iba dyan, overwork at underpaid at walang mga health benefits na nararanasan. At how sure are you na yung sinasabi nila para sa gawain na ginawang mga empleyado, yung mga kapatid at volunteer na yan ay napupunta ka sa gawain? Do you have any financial report na yung kay Dirac ay napupunta sa gawain na so-called good works? Oh, yung kita sa Wish concert, napatarget nyo sa mga lokal, sinasabi nila para sa gawain. Do you have any financial report? Ayan ay napupunta talaga sa gawain. So, yan hindi mo alam. Sige, Soro, ano yan? Ah, ito. Yung certification, ito Kuya Del. Pakita lang natin dyan. Lumayas na yata si Honor eh. Wala kang palabra di Honor. Kaya-hiya ka, wala kang word of honor. Yan, diyan kayo magaling. Si sinusinuhin mo kami dito, wala ka naman sa platform mo. Eh, doon ka sa platform mo mag-ngangawa ng ganyan. Nakikipakita na nga lang dito, sinusinuhin mo pa kami rito.
Ayan, no? Certification. Pwede pa mapalakihan natin yan, nobody, para mabasa natin. Ito. Ayan ay certification galing dun sa pinagtatanggol mo. Honor. This is to certify that blank offered voluntary service to blank public service programs as her service was understood as voluntary on her part without employee-employer relationship, without mandatory requirements to follow strictly company policies, rules and regulations considering that she has full control of her time and schedule to come for voluntary work. As a humanitarian consideration, she was given transportation and food allowance of 8,000 pesos a month. Kita mo yan, Honor? Yung ginawa ng certification na yan, ang alam niya, empleyado siya. Pero nung hiningan niya yung HR ng certification para magkaroon siya ng mailagay sa portfolio niya, yung work experience niya, yan ang ibinigay, Honor. Mm. Oh, hintay mo mamaya, magsasalita pa yung iba. Sige, Kuya. Oo, yan. Yung nga, yung kaya nga, ang ginawa niya, nag-file siya sa ano. So, kasi, all those years na nagtatrabaho siya, alam niya, empleyado siya eh, dahil formal naman yung kanyang ginawang pag-apply, di ba? But, siyempre, dahil sa alam na kapatid siya, member siya ng MCGI, ginawa volunteer. So, walang ano, hindi niya alam na volunteer lang pala yung ano niya, status niya doon sa ano sa UNTB, sa UNTB. Actually maswerte pa nga siya dahil may sweldo siya kahit paano. Eh at naglakas ng loob na mag-file ng complaint. Eh yung iba hindi umaka, walang nagaya niya ng na may guts no na mag-file ng reklamo. Oo. May utang na loob pa siya ngayon niyan kasi meron siyang allowance. Oo. Meron siyang allowance. Ipapatanaw pa yan. Ate, pe, ate, ano, Ate Kiel, humanitarian consideration daw eh. Saka ano dyan eh, ano dyan, bakit tayo yung lalabas, paano yung pipilitin niya maglabas ng ebidensya at papatunayan? Dapat siya mismo patunayan niya na hindi ganyan yung iglesia niya. Mm, correct. So dapat kasi tayo, magpatunay niyan. Hindi, ano ko ito, tunog na bagong member, bagong lublob lang yata sa MCG yung ano na yun eh. Hindi niya alam kung nangyayari sa doon. Kuya Adel, may mga naka-raise hands na eh. Ah, sige, Kuya Adel, tatlo na po yung naka-raise hands. Pwede ba natin silang pagsalitain? Sige, Chicken Noodle, paki-accept yung unmute. Sound check. Narinig ba ako? Opo, opo. Opo, clear po. Ah, ayan. Si ano kasi, nagsalita kanina, masabi ko lang kasi na meron kasi mga tao na na-exploit sa free labor. Hindi nila alam na na-exploit sila. Kasi biktima sila eh. Ganoon naman usual yan eh. Yung biktima minsan, hindi niya alam na exploited siya. Malalaman niya lang yan pag nakalabas na siya dun sa status na yun. So, tingin ko yung nagsalita kanina, ano yan eh, yun ang dahilan niya, pinunta namin, pag-ibig, ganyan, ganyan. Pero, in the long run, pag correct, nakita niya yan from the outside, na-realize siya na exploited siya, exploited din yung ibang mga kasama niya. So, yun. Para lang yung, ano, para lang yun yung in love ka, di ba, sa isang tao na, alam mo namang manloloko na, di ba? Pero tangatangahan ka pa rin. Pero tangatangahan ka pa rin. Marirealize mo na talagang tanga ka pag nakaalis ka na sa kanya. Wala ka na sa poder niya. No, marirealize at tanga ka. Kuya din si diba? Ano si Brad ano Balar Morgulis mukhang magsasalita din. I-unmute ko na rin po ah. Sige po, paki-accept yung unmute. Hello, magandang gabi po. Dinig po? Opo, dinig po. Dinig po. Ayan. Sige. Para magpatunay lang na ano po ano na mayroon talagang
labor exploitation diyan sa samahan ng MCGI, eh ako po ay isa sa mga manggagawa po diyan na nagtrabaho sa Apalit. Katunayan, meron ho akong mga litrato rito para ipakita na talagang kami ay ginawang trabahador para mabuo yung pasalamatan. At kung may sweldo ba kayo diyan? Wala akong sweldo. May sweldo ba kayo, bro? Wala akong sweldo kahit sino. At ang masama pa ho diyan ay mayroon hong ginawang ang tawag ho diyan, misleading, parang hindi pagtatapat sa pagtawag sa amin. At ang sabi ay magkakaroon, magbubukas daw ng ministeryo ng pagmamanggagawa sa taon na yon. Kaya Mr. Soriano, ng mga gustong manggagawa at marami ang tumugon. Pero nung nandun na kami sa loob, hindi kami nag-aral ng pagkaministeryo. Pero nag-aral kami ng mga malalalim. Malalalim na ho. Malalalim na ho. Sino ba diyan? Yan yung cementology, no? Cementology. Meron na akong litrato rito. Papakita ko lang. Sige nga, bro. Share mo nga. Sige po. Share screen lang po, bro. Picturean nyo muna. Tapos si share screen. Sige. Hindi pwede po yan. Pwede. Sa video, i-ano to? Rekta. Pwede po. Para makita. Sige, open mo kayo ng camera. Pero ingatan nyo lang. Baka mahagi po yung inyong mukha. Tapos tutok nyo doon sa litrato para makita ho namin. Ipipin ko ho kayo ha, para makita ho kayo. Ayan. Hindi, may tatalikod ba to? Oo, wait lang ho. Iano natin, baka makita kayo eh. Hindi, picturean ko na lang muna siguro. Tapos iano ko. Oo, picturean nyo lang ko. Pwede po yun. Ganun talaga. Mahirap kasi ang Kuya Adel na sasabihin na mamaratang tayo. Mga saksi ang mga yan, no? Tsaka si nobody. Malalim ang pinag-aralan ng mga yan. Cementology, tsaka hukaitology ang pinag-aralan ng mga yan. Tapos, sisino-sinuhin tayo ng isang kalulublub lang noong nakarang araw. Akala mo, buong kasaysayan ng samahan niya, kabisado niya na. Baka nga magbanggit kami ng mga pangalan dito ng mga naririyan, hindi mo nga kilala eh. Diba Kuya Adel? Alright. Yung ang alam nating pabibo eh, hindi nga kilala si Kamore. Tatay More. Hindi nga kilala si Tatay More na nagbabautismo. Bautisador yun. Ganyan naman tayo eh. Nakakalimot tayo. Kami, hindi naman kami nakakalimot ng mga naranasan namin. Balikan natin si Brad, itong nagsalita kanina. Si Cero Balar. Hindi yata ako makamag-share. Sige po. Anayin na lang ho natin. I-send nyo na lang sa akin sa Messenger. I-send nyo sa akin sa Messenger. Ako na picture nyo, bro, tapos send nyo sa akin sa Messenger. Ako mag-share. Sige. Pero ganyan pa man, ang gusto kong ipunto, diyan sa samahan ni Mr. Soriano, at lalo na si Mr. Soriano, hindi nagtatapat sa mga tao. Dapat kung talagang pag-aaral ng manggagawa ang kanyang itinawag, doon niya dapat gamitin ang mga manggagawa. Kung gusto niya mag-volunteer, doon sa pagbo-volunteer, pero hindi ganoon na nangyari eh. So ang ginamit niya pag-aaral ng manggagawa, pero ginamit niya sa forced labor. Forced labor ang matatawag ko. Bakit? Kasi yung iba
eh hindi naman talaga yun ang ipinunta. No? Ang ipinunta ay para mag-aral ng pagmamanggagawa, pero ang ginawa, pinagtrabaho, kaya ang nangyari, yung iba natisod. Hindi na ako nagpatuloy. Umuwi na habang kami eh, nagle-labor doon, ano, pinagtatrabaho, eh umuwi na sila, hindi na ano, hindi na bumalik noong kami ay nag-aaral ng pagmamanggagawa. Kaya ano, talagang meron diyan, merong labor exploitation sa samahan ng MCGI, hindi lang sila nagtatapat sa tao. Mm-hmm. Yun. Yung mm-hmm. ginawa niya siguro, baka yung sa... may sasabihin, oh sige po kuya. Okay. Baka yung sinasabi niya kasi na nag-volunteer sila, pumunta sila doon. Well, volunteer, okay. Masasabi natin ano yan, excuse yan, di ba? Pero yung in some other ginagawa nila, like for example yung yan, papatawag yung ano, gustong mag seminar, but later on ang mangyayari, hindi naman talaga yung nagagawin, kundi magko-construction pala. Yung malaman mo na pupunta ka ron for the voluntarism na maglilinis kayo, alam mo naman, well, yun, maaring acceptable pa yun. Pero yung mga nangyayari, like for example, na ano ka, na empleyado ka ng KDRAC, ng HO, si 10 years nagtatrabaho ka ng 7 days a week na walang off, o ano ka pa, nag-overtime lang, walang bayad, walang health benefits, underpaid pa yung iba. Well, ano na yon? That's ano na, labor exploitation na in terms of ano, labor interpretations ng gobyerno. Hindi na tama yon. Ito nga lang isang source natin, mamaya magkasalita. Dinala sila ng Brazil. Ang intention is para sa tungkulin ng pag-worker. Eh nangyari instead na yun ang gawin, ang nangyari, naging ano, trabahante, naging construction boy. Oh, hindi pa ba yun, ano, malino na labor exploitation yung nangyayari? Nako. Kuya Adel, pumasok na sa messenger ko yung sinasabi ng isa nating kasama na patunay, no, na nangyari talaga yan. I-ano ko lang, i-flash ko lang dito sa ano natin. Medyo kalunos-lunos, ha? Medyo nagimbal ako dito sa litratong to. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Pwede bang i-post yan? Pwede naman siguro dahil ano naman yan to eh. Personal niya to eh. Hindi naman to ano eh. Pwede naman siguro to eh. Medyo kalunos-lunos lang itsura, tol. Ito. Tingnan. Pakita ko lang. Tignan mo yung kanilang ginagawa. Para itong si ano, itong si pangalan nito, si Honor, makita. Ayan o. Oh. Oh. Kabigat naman ito. Ayan o. Oh. Oh. Anong, pwede pa ba magsalita dito si ano? 90s yata yan eh. Baka niya pa sinoba. Sige, bro, dyan, no? Tama, di ba ka nandiyan ka? pwede kayo magsalita rito, bro, ulit. Brad, ano? Tinatayo pa lang ang bleacher, no? Pwede mo kung ano yan. Brad Soro. Opo. Opo. Yung natalikod na yan na may kausap sa telepono, yan si Paraon. Ah, ito? Ito? Oh, ayan, si Paraon. Si Paraon yan. Eh, ano tong ginagawa niyo dyan, bro? Tama si Hall. Anong ginagawa niyo dyan? Ano, wala silang safety gear. Alam mo, wala mga kahit na, kahit na volunteer sa mga yan, at least man lang providean nyo ng safety gear. Walang helmet, walang steel toe boots. Nag-aakyat kami ng bubong dyan. Oo. Kasi, dahil nga i-extend ang pasalamatan,
eh nag-aakyat kami ng bulong. Wala man lang kuantes, oh. Walang mga safety ano, ha. Eh, kung mapaksakan ng bakal sa ulo yung mga yan, di ba? May picture pa ako dito, isi-send ko pa sa iyo na yung lumang pasalamatan, yung low, low na yung mga... Oo. Low na pa. Sinasabi siya na body. Ang dami namin na disgrasya diyan, mga na daganan ng bakal yung mga paa, mga nasugatan ng acetylene, kasi nga, dahil di pa marunong, pinag-acetylene kami, pinag-welding kami, tapos yung boom noon, Brad, hindi yun itinatayo gamit ang crane. Gamit yun ng malalaking lubid na parang yung nanonood ka ng Ten Commandments na tinatayo yung ano, yung isang obelisk. Ganun. Pag natatayo sila ng obelisk na may mga malalaking na mga lubid na abaka at mga nylon, yun ang gamit namin noon. Para lang maitayo yung boom na maghihila ng mga malalaking trusses. Mm-hmm. Ang tanong ngayon dyan nila, ganito tanong nila dyan, Zoro. Eh, tanong, pinilit ba kayo? Di ba, inang mga tanong dyan, pinilit ba kayo na gumawa dyan? Yan, mga yan. Pasagutin ko yan. Hindi pinilit yan. Hindi pinilit yan. Pero... wala ka namang konsensya do sa mga nag-volunteer na nga para sa iyo eh. Hindi man lang ano nila bigyan ng hard hats yung mga 'yan. Bigyan ng wala hard hats 'yan. Lagyan man lang ng ano yung visibility jacket, 'di ba? Wala. Oo. Eh. Mm-hmm. So wala na, nagpa-volunteer na sila. Wala naman silang concern doon sa safety. O nasa nang ano doon, ang yun exploitation yeah na rin yun eh, in a form. Ang gusto nila, well, ayaw nilang gumastos. Gusto ayaw nila, yung ma-volunteer na yan, pupunta sila mamamasahe sa sarili nila para pumunta dyan. Yung, di ba meron pa tayo nabasa, dala mo pa yung pala mo, yung walis mo, equipment na lang ng ano ng papagawa ninyo, hindi niyo pa na provide. Exploitation din 'yun eh. Ayaw nilang gumastos eh, balls, manpower, pati equipment, tools ganyan. Kailangan dala pa no. Pagkatapos yung ibang mga volunteer, sabi nila, ay, napagkain daw eh, wala sa kanila eh. Hindi sila pinapakain. So, dala rin nila ng sagot daw ng lokal yung pakain. O, biruin mo yun. May pangyayari pa nga dyan eh. Meron nag-question sa batch namin na nagsabi, taga-Bicol yun eh, yun, nagsabi na, nagtanong na, ano ba naman ang ipinunta natin dito para matutunan sa Biblia at mag-aral ng pagkamanggagawa? Bakit puro pala at piko ang hawak natin? Bakit puro construction? Nakarating kay Bes yun, sinumbong ni Puto. Ang ginawa, alam mo anong ginawa ni Bes noon? Pinagmumura niya kami, tapos pinalalayas kaming lahat yung batch namin. Victim blaming sino, mga pa, wala no? Daw kaming mga utang na loob. Hindi yan magaling si Bes eh, ipapasa sa iyo yung burden. Ikaw, so, ano, kukonsensyahin ka. Ito, na, ito, ito, ito kuya Adel. Kuya Adel. Ito kaya din, isa pang litrato na sinend sa akin. Ito, lona pa yung nasa likod ni Epso. Ay, lona pa yan, bro. Yan yung luma. Ayun, lona po, oh. Oo, tagal na yan. Lona pa, oh. Yan. Ano pa siguro yun? 96, 97, bro, no? 96, 97 yan. Oo, 96, 97. Mm-hmm. Tagal na yan, oh. Tapos kawayan ng mga ano niyan, ang patungan ng mga lona, mga pinagdugtong-dugtong na kawayan. Correct, correct. Mm-hmm. Ang ano pa, ano sisinusinuhin ang no? Madagdag ko pa ano ho. Eh hindi mo masasabing ano eh, volunteer ang nangyari sa amin eh, dahil wala na kaming choice. Nandun na kami correct sa loob. So, kumbaga itinawag sa amin pagmamanggagawa, pero ang ipinatrabaho construction.
Eh, wala na kaming choice. Kumbaga, nandun na kami. Kung magsasalita nga kami, eh, gaya ng binanggit ni ano, ni Brad Nobody, eh, ano, baka anuhin ka pa, pasamain ka pa dun sa pag, sa salita mo ng katotohanan. Oh, yan yung ano, yan maging alerto yung mga ano, yan maging alerto yung mga ano, mga nakikinig na sa atin ano. Yan yung ano eh, it's a sign of ano yan eh, characteristic ng mga kulto. Yung sasabihin na ano, di naman kayo pinilit, di ba? Di raw ano, pinilit ba kayo, di ba? Oh, okay, hindi nga pinilit, di ba? At yan nga yung ano, yan yung mga senyalis ng kulto, yung mind controlling and brainwashing. Eh ano na, kontrolado na yung isip mo at sarili mo eh. Siyempre, ipit ka na, nandun ka na sa loob, wala ka na mga gawa, wala ka ng choice, di ba? And after nyan, pagka na-brainwash ka na, dyan na pumapasok yung exploitation. Oh, ano yun? Ayan yung financially exploitation, emotionally exploitations, spiritually exploitation. Ayan na yun. Kaya wag sasabihin ni Honor na yung kanina, yung fanatic, na walang ano, walang labor exploitation na nangyayari sa loob. Hindi mo lang alam kung ano ang nangyayari sa loob. Yun ang totoo. Tapos sasabihin, yung ba ikang inawuli mo, sapat makapagpatayo ng isang poste. Alam mo, kahit anong mga poste dyan, lahat ng mga poste, lahatin mo na yung mga poste na yan, hindi may tatayo yan dahil, kung hindi dahil sa free labor. Oo. Hindi lang maitatayo yung mga poste na yan kung hindi namin manualing hinukay ang mga pinaglagyan ng mga poste na yan. Gamit lang, pala at piko lang ang gamit namin para makapaghukay. May mga naka-raise na nga, ano, bro, ano mo nga, pagbigay natin, then after nyan, proceed tayo sa ano. Uh-oh. Sa part ni Roma. Putol tayo. Okay. Go ahead, Gabriel. Gabriel. Hello po, dinig po ako. Hello po, dinig po. Ah, okay po, thank you po. Opo, malinaw. Yes po, yes po. Ex-MCGI po ako, so gusto ko pong magsalita din po. Regarding po dito sa ginagawa po ninyo, I agree with you. I-generalize ko na lang po. Tama po itong ginagawa po natin, tayo man ex-MCGI or MCGI pa rin. Kasi ano, talagang dapat lang naman sila i-expose eh. Kaya I disagree dun sa may honor na yon. Para bang binaharangan niya kagad tayo na magreklamo. Eh, double standard dalabas niyan mga kapatid. E tingnan niyo yung gawain ng panahon pa ni Soriano. Sila pwede na lang expose yung Pastor Ika, ganito ginagawa. Yung Pastor Ika, ganyan ginagawa. Nagreklamo ba si Soriano, rekta doon sa pastor? Hindi naman ah. Ang ginawa ni Soriano nung pinakita sa madla eh. E bakit tayo, di natin pwede gawin yon? Ipakita natin sa madla yung kawalanggaan dyan. Pwede yun. Tama. Correct. A double correct standard sa MCGI. Eh kung yun ay bagong lublob, eh lalo talaga hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa mga nakakaraan pa. Eh baka naabutan lang yan sa Dengit Masuna eh. Tsaka po, yung dun sa may, ano, yung sa picture na pinakita kanina, yung kaklasiko po, isa din siya dyan. Nakwento niya sa akin noon, isa siya sa mga nagsesemento dun sa may pasalamatan. Kasi tinanong ko yung kaklasiko, bakit kayo yung gumagawa nung nag-aaral pa kayong manggagawa? Imbis na mag-hire ng mga talagang yung manworks. Eh, hindi, sila daw yung pinag-ano. Meron pa nga daw na nakatulog doon eh, sa sobrang pagod. Hindi na nila ginising yung kapatid sa sobrang pagod. Sila na yung gumawa dyan sa pasalamatan na yan. Sabi ko, galing nyo naman, tsatsaga. Eh, yun ba, sasabihin natin na volunteer lang? Eh, playing of words din yan, mga kapatid eh. Parang nagkayo nagbenta ka ng kung ano-ano para sa gawain. O doon naman, ginawa, pinilit ka ba eh? Kasi syempre, pipilitin ka ba? Pero may pangukonsensya. Di ba? Ganun po yun eh. At hindi, tama lang itong ginagawa natin na i-expose talaga sila. Eh, si Soriano din naman nagsabi, di ba dati, pwede naman siyang i-expose. Pero dito sa ginagawa natin, hindi lang po si Soriano, kundi yung iglesia ang dinala niya. Correct. Kaya kahit wala siya, eh, sila naman nagsabi, di ba, legacy continuous daw. Eh, hindi tama yung gagawin natin dito. Huwag silang magreklamo.
di isumpong nila tayo doon sa manggagawa nila. O sino lalabas sa mali? E di sila din. Di ba di bating walang kibuan? E bakit nasasaktan mga pride nila? E di bating walang kibuan pala. O. Di ba? Mm-hmm. Eh si Daniel Rason nga din eh. Sabi niya pangangaral na walang kibuan. Dalawa yung dalawang kibuan sinabi niya sa video. Di ba po? Correct me if I'm wrong. O kung pwede daw na pangangaral na walang kibuan. Eh yung pati yung debating walang kibuan daw. Eh pwede. Eh yung papala punto ni ano? Ni Soriano. O edi wag nila tayong kibuin, pero tayo i-expose lang natin sila. Pag kumibu sila, sila mismo yung aral nila. Lalabas niyan, eh, kinokontra niya eh tulad niya sila. Kinokontra nila. Rason. Hmm. Eh si Daniel Rason, eh, laging ini-expose yung sa mi local na credit, edi kumikibo siya. Di ba? So, yun lang po yung i-share ko po. Ayan, continue lang po natin ito, mga kapatid. Kahit anuman po yung kainat na natin ngayon. Kasi, eh, tulad yan, eh, sa local ng Reddit, ilan na tayo dun. Ayan, ako. Correct. Yun lang. Talaga, ano eh, masakit talaga kapag totoo. Yo, Bad Gab, thank talaga. You ah. It's an honor to have you here, Bad Gab. Kilala niyo ba si Gab? Hmm. Hindi. Ay, karunuang Katoliko. Sa YouTube. Ah, siya ba yun? Ah, okay. Nabubusesan ko eh. Oh, thank you, thank you. Sana ma-invite ka namin din. Ano, oh, siya yun. Nabubusesan ko nga eh. Ma-invite na rin kita, Brad Grab. Brad Grab, baka pwede kitang ma-invite sa Sunday para makapag-share ka rin sa amin. Meron kasi kaming separate na pundahan para naman dun sa debunking ng mga teachings ni Epps. Yun naman, concentrated naman yun sa mga doktrina ng MCGI. Baka pwede ka namin ma-invite doon para makapagsalita rin. Sunday yon 8 o'clock. Baka may mga libre po dito na nandito sa pundahan ni Ate Pechay. Punta po kayo doon, puro Biblia ang usapan. Yung mga maling paggamit ng sitas ni Epps na ginamit niya para makapanloko sa atin. Doon naman dinidebunk yun. Sana ma-invite po kita personally. Sa Sunday po, same link, 8 o'clock ng gabi. Opo. Okay po. Makalibre okay po kayo. Pinopost po ba yung ano nun? Saan po ba pinopost yung link? Just oh, wala. Ito rin pong link na ito yun, bro. Ito rin po. Ito lang. Iisa lang po yung gamit namin. Opo, opo. Ayan. Tuloy lang po tayo, mga kapatid. Ah, saludo po ako sa inyo. Kasi, thank you. Di ba po? Ano man po yung naging paniniwala natin ngayon, ang focus lang naman talaga natin kung ano yung pangit na naranasan natin. Eh. Maitatanggi ba nila yun? Diba? Yes, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa totoo. Huwag yes. Nilang i-invalidate yung naranasan natin dito. Opo. Di po ba? Eh tulad yan eh. Ngayon po eh, biglang ginagawa na ako na chismis, tiniwalag daw ako. Paano tiniwalag? Meron po sino po ba dito yung member dito? May in-announce si Sisbus o kung sino bang ano ngayon na binatiwalag na Gabriel Guzman. Walang ganon. Wala, wala, wala. Eh kami man, hindi pa ako kami tinitiwalag eh. Kami rin, yes, hindi pa kami tiniwalag. Mas active pa kami kay Totoy Bibo eh. Ito, oh, dumadalo kami ng pagkakatipo nila eh. Diba? Panikinig kami. Tapos yan pa yung may pag-ibig daw sa kapwa. Diba? Nakakahiya yan. Nakakahiya. Thank you po, mga kapatid. Thank you po. Thank you, Brad Gabriel. Nice meeting you. Ikaw pala yun, yung karunungang Katoliko. Yes po, yes po. Anyway, kumusta mo kami kay ano kay Brad Alfie? Di ba si Brad Alfie Angeles? Oo. Sana makausap namin one time. Makapasok siya rito para makapag-share. Eh, magkakapatid pa rin naman tayo. Yung pa rin paniniwala ko, Brad Nobody. Even up to now, yun yung pakiramdam ko pa rin sa inyo eh. Kahit kay Brooks, kahit kay Ate Pechay, kay Kuya Adel, Nobody. Yes, lahat na nandito. Kapatid pa rin yung turingan natin. Si Brad Alfie Angeles, isa rin yan dun sa mga dinimonize sa pulpito eh. Nung panahon ni Bess. Opo. Okay. Dinimonize yan sa ano. Opo. So, sa pulpito, naririnig yung pangalan niya. Ang daming, ganyan ang style kasi nila eh. Sila lang yung may karapatan na ano magsalita yes. At mag-expose. Pero pag sila na yung i-expose mo, wala kang karapatan. Parang ganun yung ano nila. It's always okay. One-sided yung ano nila eh. Ay, ma-share ko lang po ulit. Diba yung
di ba ganyan na ganyan po si ano si Bes, lalo na kapag ang pag-uusapan noon yung sa pera. Naalala ko noon po yung ano eh, yung pasalamat noon eh. Kasi parang may nagduda sa kanya sa ano sa pera, na kaya napanggit ni Bes noon na ano na wag naman daw siyang pagdudahan kasi ang dami-dami daw niya naging gastos sa ano. Oo. sa iglesia. Yung ipinuunan niya sa iglesia daw. Maitatanggi ba 'yon? Eh kasi tulad niyan mga kapatid, oh, 'di sasabihin, pakain po sa inyo ni Brad Eli. Pakain ni Brad Eli, eh may doktrina 50. Bakit nanghihingi ng doktrina 50 sa mga lokal? I don't know kung sa inyo po may ganun. Pero sa akin sa lokal ng Balagtas, di itanggi nyo mga taga-lokal ng Balagtas. May doktrina 50 eh. O, tapos sabi ito, pakain daw ni Brad Eli. Di ba parang nag-credit grabbing na sila nung pinag-irapan ng mga kapatid kay Brad Eli pa din. Bro, ganun din yung nangyayari ngayon. Doktrina 50? Opo, Brad yes. Gab, doktrina 50? Kasi kami, noon, sa mga groupings po yan tinotoka, yung day 1, day 2, day 3, lalunusin yung grupo ng lokal. Bawat grupo magpapakain. Ganun ang style namin noon eh. Sa division din namin, ganun din. Sabi po sa pal ng Balagtas, hindi siya by group, ina-announce na siya sa kapatiran kada matatapos yung pagkakatipon. Ano yung doktrina 50 bro? 50 pesos? Bino? Yes, 50 pesos po. Idadagdag na yun sa siguro panglugaw, pangkape. Iba-ibang style kasi yan ng mga local eh, para makarest ng fans. Oh. So, pare siguro yun yung discarding ng worker doon para siguradong may ano, may pumasok ng pera. Eh, yun lang naman yun eh. Kasi si ang satisfied yata naka-resign Kuya Adel. Thank you Gabriel ah. Sana mapaunlakan nyo kami sa Sunday 8 o'clock. Si ano muna si Ali muna saglit. Ibigay natin. Si Ali muna. Wait muna assist unsatisfied saglit lang. Sige go ahead Bro Ali. Good evening sa lahat. Saka yun, na-acknowledge natin si ano no si Brad Gabriel. Yun, shout out din po kay ano kay Kaburnok. Maganda rin yung sinasabi ni Kaburnok eh, kaya hindi rin siya nag-expose ng ano, pinapakita yung mukha niya sa ano. Maganda rin yung ibig niya sabihin kasi 'di ba ang kautusan din sa atin. Subukin mong espiritu kung sila ay sa Diyos. Ngayon, paano mo masusubok yung mga espiritu katulad niya, yung mga fanatics? Baga, di ba, pagka nakikita na nila ngayon yung sugo nila, kung magpilihan sila, parang ano. So, yung kapurihan, nawawala sa Diyos, saka kay Jesus Christ. Ganyan nangyayari ngayon dyan. Ganyan nangyayari sa MCG. Ayan, ito, mga manggagawa ngayon. Mga nakikinig yan, no? Dami ngayon, no? Sa YouTube, saka ano. Yung mga worker dyan, nakikinig. Di ba, yun naman ang inano sa atin. Subukin nyo sa Espiritu kung sila sa Diyos. Eh, kanina, nakita ko yung ano, yung pinakita ni Brad Balar na picture. Ayan, naalala ko yan eh. Mga promotor dyan, mga KNP rin, mga MIC noon. Kunyari, mga naghahalo-halo doon. Yung pala, lalaki pala ng mga allowance niya. Yun, yung ano, bali ito, since yung topic natin ngayon, yung captured market. So, paano ba tayo naging captured market dito? Eh, nangyari noon, di ba, sa pasalamatan, ina-announce yan, yung ano, yung Mr. X, extraordinary na website na bibisitahin daw yun. So yun pala, kaya pala pinapabisita na sa atin yun. Ewan ko may mga nakakaalala sa inyo na website na yun. Ha? Kaya pala kailangan bisitahin yun kasi yung influx, yung ano, yung dagsa ng mga website visitor, pag napansin nyo ng algorithm ng Google, papasukin sila ng ads. So yung advertisement saan kaya napupunta yun? Pagka nag-rank yung ano, yung website na yun. Papasok yung pera doon. Papasok yung pera diyan sa website na yan, yung Mr. X Extraordinary, 'di ba? Mga vlogs yan nung araw. Lagi ina-announce yan eh pagpasalamatan, no, bisitahin natin ang vlog Mr. X, ganto, 'di ba? Kay ano yun, kay Best. So yung pera na naman yun, yung website na yun. Another na naman nung nag-uumpisa tong Wish. 'Di ba may mga power viewing 'yan hanggang sa lumaki nang lumaki yan eh, 'di ba? Ngayon 14 million subscriber na 'yan. Napakalaking pera na pumapasok niya. Ayun, sinasabi ko laking pera pumapasok diyan. Puntahan niyo 'no, mayroong website eh, yung Social Blade. Tingnan niyo kung magkano 'yan ang pumapasok diyan. Ano lang 'yan, ha, YouTube channel 'yan. Wala pa yung mga concert nila diyan. So 'yun, captured market na 'yun, pero wala tayong naririnig kung saan napupunta 'yun.
Pero ginamit nila yung kapatiran para mag-rank yung ano na yan, YouTube channel na yan. Saka ngayon, ito yung nangyayari ngayon, hindi na nga nila masubok eh, mga kapatid. Hindi na nila masubok, di ba? Yung ano, nabawala na yung diwa ng ano eh, subukin yung espiritu kung sila sa Diyos. Eh kasi nga wala na maglakas ng loob dyan eh. Wala na maglakas ng loob na magsalita dyan. Unang-una, wala na yung ano, wala na yung consultation. Parang si Brad Eli noon. Pag humahatol siya, di ba, kailangan may isa o dalawa, tatlong saksi. Di ba, nagpapatawag yan. O. Para mabalansin mo eh, yung justice eh. Ngayon, nawala na yun eh. Hindi na mababalansin ng mga member. Hindi na rin masusubok ng mga, ano, ng mga tao ngayon. Hindi ka na masusubok ngayon kung nagsasabi ka ng katotohanan kasi tinanggal na nila eh. Inano na nila, naging one-sided na sila. Lalo na yung mga ano, mga MIC na yan, mga KNP, napaka ano niyan mga yan, mga upahan. 'Di ba may sinasabi sa Biblia, napanood ko yung ano eh. Maganda yung ano eh, maganda yung vlog ni ano eh ni Onesiporos. Yung may ano, yung nag-aatang ng mabigat tapos eh yung nag-aatang na yun, hindi man lang madaiti yung kamay niya, may daliri niya doon sa inatang niya. Ganyan ang ginagawa ngayon ni KDR eh. Pero may atang siya ng atang o tulungan. Pwede yung mga kapatid tutulong, pati yung mga ticket, magdi-distribute ng ticket, as in, bayad na pala dapat yun. So, anong nangyayari niyan, lahat nakita talaga sa kanila. Diyan sa, ano na yan, sa samahan na yan. Kaya gusto ko lang, ano yun, gusto ko lang i-share yan, yung mga nangyayari niya sa MCGI. Hanggang ngayon, yung mga pakain-pakain na yan, ano yan eh, parang nangingisda. Nangingisda sila dyan, nagpapamain sila o libreng pagkain. Tapos pag napasok ka na ngayon sa MCGI, ayan na, yung mga tulungan na walang katapusang tulungan. Yan na nangyayari dyan na kinukuha nila yung mga tao. Kaya maganda rin yun yung ginagawa nito ni, ano, ni Brad Gabriel. Pinoprotektahan niya yung mga ano nila, mga nasa kawan nila. Kasi pag napasok dito, trap yan eh. Trap, matatrap yung mga tao pag napasok dyan, dyan sa, ano, dyan sa MCGI na yan. Ayun po, ang panawagan ko sa mga worker ng MCGI, subukin ninyo kung yung mga nagsasalita dito sa programa, kung nagsasalita ng katotohanan kasi magmula na nag-umpisa tong, ano, tong channel na to. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang sampu ang, ano, ang mga lumabas na tao dito para masiwala talaga yung mga ano dyan, mga corruption dyan, yung nangyayari na yan, captured market. Ayun po, mga kasama. Salamat po sa Diyos. Yun, Kuya Del. Si, unsatisfied ba? Sige, sige. Hello po, salamat po. Ah. Pasensya na po. Thank you. Yung opo. Una po kasi yung, oh, narinig na po ako. yung ano po, hello? Narinig niyo po ako. Clear po, clear. Opo, yes. Clear. Okay. Sige po, sige po. Okay. Yung una po yung tungkol po sa picture ko, mapasin na reaction ko lang po, nakita na nakangiti lahat sila. Ganong kalakas yung pananampalatayang na ibigay sa mga kapatid na yun. Buong puso nila, buhay nila, binigay nila sa natutunan nilang pananang, yung nakuha nila, natutunan nilang pananampalataya, kaya nila ginagawa. Kaya ako naman nasabi yun, kasi may nakita ko mga comment, volunteer yun, ganyan, ganyan. So, volunteer yun kasi na-brainwash sila. Kasi hindi mo naman gagawin yun kung hindi ka naman na sa feeling mo, oh, feeling ko tama itong ginagawa ko, ito yung pananampalataya ko para sa gawain. Yun lang. Tsaka yung, ang napansin ko ngayong araw na to, daming bagong pumasok. So, hindi nila kilala kung sino-sino yung mga nag-asaltarte, yung mga host. Para lang po sa kaalaman ng lahat, yung mga nandiyan po sa host po na yung mga nag-asalta po. Mga lumang kapatid po yan, mga manggagawa yan, mga talagang nag-invest ng buhay, hindi po mga bago. Pati mga nakikinig tulad po namin nakikinig, mga kami po, mga 20 years mahigit na. Tapos po, yung siguro maganda, mag-set ng rules. Para po, ano, hindi po magulo kasi dami po nakaano sa chat. So maganda po na meron po tayo sa mga gustong magsalita, huwag po sa chat or raise your hand. Maganda lang po kasi medyo mainit yung topic na yun. Maganda yung topic na yun. Daming gustong mag-open up ng feelings nila. So yun lang po. Salamat po sa pagkakataon. Thank you. Si Brad Merch naman daw.
Good milk. Oo. Yung mga magsasalita, like mga fanatics no, na welcome naman kayo dito basta as long as ano eh you're asking ano courtesy din or questions, hindi yung parang ikaw yung ano o yung may-ari nung podcast. Ano naman nakikipakilan tayo sa podcast dito kay Broccoli. Meron po pwedeng kayo yung siga, diba? Parang si best lang yun, di ba? Programa niya sa siga. Okay. Sasalita kayo. Kayo parang kayo yung ano. Ang dami mga viewers talaga. Ang dami viewers. Oh, at wala. Ay, sa ay, Broccoli. Sige, Broccoli. Hindi, hindi. Tama po. Mas, nag-aagawan sila sa spot. Dami. Ay, sige. Go. Sige po. Tama po. Masalipot yung mga po kasi pag ano eh, pag parang nang naghahamon ng away. Pero sa bagay, sa kanila naman nagre-reflect yun. Makikita naman correct, natin sino ang may aral at walang aral ng salita ng Diyos. Ay, isishare ko lang po yung sa aspeto po ng voluntary. May mga bagay po kasi, kahit ang ano, tinanggalan tayo ng choice ng batas. Kasi po, meron pong una, nandyan po yung constitution, meron pong protection sa labor. Pangalawa po, andyan po ang labor code. Sa ano po, hindi po pwedeng i-waive yan. Andun din po ang civil code. Yung sinasabing kahit na yung picture po, masaya sila. Hindi po ibig sabihin noon na waive na po yung karapatan nila. Pinagbabawal po ng batas na i-waive ang karapatan pagdating dyan sa wages. Malinaw po sa batas yan, sa tatlong batas na nabanggit ko at jurisprudence din po. Para pong bigyan ko po kayo ng analogy, ah. Alimbawa po, kukunin ko ang pera mo ng sa maling paraan. Meron po akong tatlong paraan para kunin sa iyo yan. Una po, pag nakalingat ka, kukunin ko, itatakbo ko. Isang paraan po yon. Pangalawa po, tututukan kita. Tututukan kita ng patalim o baril o kung ano para kunin ko yung pera mo. So makukuha ko sa iyo yun. Pangatlo po, uutuin kita. Estapa yun. Yung ginagawa po nila sa free labor po, yun po ang kahawig po ng estapa. Inuto po yung mga tao, ginamitan ng pananampalataya. Ganun po yun. Yun po yung ginawa. Sa madalit sabi, attorney, no? Scam, di ba? Scam po tayo. Saka yung tungkol nga po pala sa aspeto ng captive market, binasa ko po yan, hawig po yan sa monopoly. Ang pinagkaiba lang po ng monopoly sa captive market, mas maliit po yung pinag-uusapang market. Unlike sa monopoly, malaki. Pero sa tingin ko po, mabait pa po yung pagkakatawag na captive market. Eh. Hindi po captive market yan. Ewan ko eh, ang matatawag ko po yan, mistisong hold up eh. Hindi captive market yan eh. Kasi po ang captive market, wala kang choice. May choice naman tayo kung tutuusin eh. Kaya lang, ginamitan ka ng gaslighting, napilitan ka. Tapos, alam mo yung tingin sa'yo sa lokal pag hindi ka bumibili ng mga produkto. Ang daming beses mo mararamdaman yan yung tingin sa'yo. Siyempre, ikaw, una, nananampalatayan. So, iti-check mo yung sarili mo. Pangalawa, minsan, napi-peer pressure ka kahit ayaw mo. Siyempre, sinong gustong magmukhang bad guy? Kahit ayaw mo, minsan, mapapasunod ka. Yung human nature yun. Yun po ang ano po masasabi ko po dyan. Kaya lagpas po yan sa captive market. Ang captive market, kung tutuusin, hindi naman ganun kasama, except that may batas tungkol dun. Pero yung ano, yung ganyang pamimili, pagka-gaslight, labag ano na yan, masama yan sa mata ng Diyos lalo po. Mm-hmm. Ayun po, salamat po. Atty. Malala pa yung sa captive market kasi opo, totoo po. Yung ticket na hindi mo naman planong panoorin o daluhan, kailangan mong bayaran. Ang tawag doon. Hindi mo matatawag na captive market yan eh. Tapos yun nga, yung kwento pa nga ni ano, nung Brad Ballar nga ba yun? Isipin mo, nalaman na may nagre-reklamo na tungkol dyan sa forced labor, yung pagpapala, imbis na mag-aral ng Biblia pang manggagawa. Pinagalitan pa sila. Actually, narinig ko ata, minura pa. Ano na yan? Ginagamit ang Diyos. Kaya, siyempre, nakaka-apekto po sa pananampalataya yan pag ganyan.
Kasi aminin natin, nung una, mataas ang tingin natin kay Epps. Tingin natin, ang galing niya sa Biblia. Ang tingin natin, siya yung, alam mo na, binibiniyaan ng kaalaman. Ngayon, hindi na ngayon. Siyempre, awa naman ng Diyos. Binigyan na tayo ng kaalaman ng salita ng Diyos. Which is, kailangan humarap yung gustong makipag-debate. Hindi yung katulad nitong, sorry, ano siya eh. Kilala naman natin kung sino siya eh. Siya yung magaling mag-drawing ng pototoy eh. Siya yun eh. Tapos oh, isang yun sa yung ano, si Pulutong, yung may multiple personality. Siya yun eh. Tsaka ano yun, magulo yun. Nagchat-chat din sa akin yun sa FB. Minsan, ano, minsan pro-KDR, minsan anti-KDR ang kulit. May mga sinasabi din siya against kay KDR. May marang may something kaya hindi ko na rin pinatulan eh. Sometimes yata eh. O baka nagpapasikat siya para ewan ko, baka gusto niya maipon, maano, mapuhunan niya para makilala siya dun sa MCG. Ewan ko sa kanya kung anong motibo niya. So, opo, salamat po. Yung iba naman po. Salamat po. Yan, ganda ng insight ni ano, si Aldred, si Aldred, no, long time no hear dito sige, kay Aldred eh. Sige, sige. Aldred, hey, Aldred. Kamusta kayo? Good. Long time no hear. Nakita ko lang kayo sa newsfeed. Eh wala, gusto ko lang mag-join. Kamusta lang, makikibalita. May narinig ko kanina, no? Baguhan ba yon? Yung parang nagagalit na parang pikun na sa inyo. Sino yun? Bago ba yun? Yung si Honor. Si Jared Almoranas. Siguro bagong ano lang siya. Baka bagong lublub lang. So wala pa siyang idea sa mga naranasan natin. Kasi tayo dito karamihan from year 2000 pa eh. So mahigit ano na, 2 decades. Witness tayo dyan sa ano eh. Sa yung labor na yan. Akala ko nga nung bago ako, ano, binabayaran yung mga yon, yung mga nagbubuhat ng mga bato, nagtutulak ng, hindi ko lang natawag doon, yung tinutulak, may nakalagay doon sa ano, mga bakal, mga hollow blocks. Yung pala, mga ano lang din sila, mga nagmamanggagawa, tapos pag walang aralan, nagtatrabaho. Ginagawa yung ano nun eh, yung central, ginagawa yung bleacher. Tapos kahit natutulog, nagigisingin kasi kailangan ng ano, ng manpower. Isipin mo, papahinga ka, gigisingin ka. Witness kasi ako dun eh, kahit yung mga choir. Pag kailangan ng tutulong, eh, gigisingin sila. So, magko-construction or iba naman, yung magtitinda, ipapaubos yung tinda kasi kailangan maubos yung tinda. Otherwise, kasama na yun sa babayaran. So, noon pa man, meron na talagang ano eh, exploitation saka yung captive market. Ang problema dyan sa captive market, overpriced. Yung halimbawa, yung water, di ba, parang 20 pesos, 25. Yung hydrogen water lang, 50 pesos. Captive market overpriced. Rule po ng captive market at saka monopoly, overpriced po talaga. Kasi wala namang limited ang choices ng consumer pagka ano eh, captive market eh. Sabi ko nga, example niyan, halimbawa, nasa barko ka, bibili ka ng pagkain na nandun sa tinitinda sa barko, wala ka naman choice kundi bumili doon dahil hindi magugutom ka, di ba? Pansinin mo, cup noodle, 30, il pagkano, 50 pesos. Ganun talaga. Kaya patunay na captive market sila eh, kasi mahal yung mga merchandise nila. Pero meron silang ano dyan, Lusot eh, pag tinanong batang mahal, para sa gawain. So bakit ka nagbo-volunteer para sa ikababanal mo? So ayun para nga, mapunta ka ng langit. Sa brother kanina na kinakalakal niyo ang salita ng Diyos. Huwag niyo i-deny kasi the moment na sabihin niyo na para sa gawain, yun na yun eh. Dahil di naman mabibili yan kung di niyo sasabihin yung para sa gawain na magic word eh, di ba? So naging gullible tayo nun eh, no? Masyado tayo na napaniwala ng karisma niya, no? Ni Soriano. Kung paano niya minanipulate yung Biblia para mapasunod sa kanya. At totoo yung observation ng iba, masyado tayo nakafocus kay Soriano na bilib na bilib tayo. Kasi nalala ko nung pag nangangaral siya, di ba, naghihiyawan, palakpakan, pumipito, pumapadyak sa bleacher,
ganun siya ka ano. Syempre nadadala yung emotions natin during that time. Tuwan-tuwa tayo kasi pakiramdam natin sinasapian siya ng espiritu ni Pablo. Parang ganun eh kasi 'di ba parang ayan na sumasalib na yung espiritu ni Pablo. Ganun kasi pagdating kasi ng hapon, kasi maghapon yung pasalamat dun, 'di ba? Mag-uumpisa yan ng mga alas 7 kantahan, minsan pa isa-isa pa yung mga nagpapasalamat, ganun karami, parang buong kalahating araw pasalamat. Sa bandang hapon na lang nagte-text si ano, si Soriano. So doon siya talagang maigi nagte-texto. Sabi nga nagwawala daw espiritu ni Pablo sa kanya. So paniwala tayo ng mga panahon na yun na siya yung sugo dahil sa ganun siya kagaling. So kumbaga sa ano na ano tayo eh parang na-hypnotize eh na budol, na gayuma, those words that can be applicable sa mga tulad natin na nadaya nung panahon na yon. So tayo yung ano living testimony na naloko tayo. Bula ang propeta si Soriano kasama si pamangkin niya si Razon at magbuhat dun sa kauna-unahan si Nicolas Perez. Mga bulaang propeta sila. Walang katotohanan sa kanila, pinagluloko lang tayo. Naging gullible lang tayo kasi wala tayong idea tungkol sa mga ganung bagay. Pero ngayon, alam na natin. So, tayo yung maging way para dun sa mga open-minded, yung mga critical mag-isip, makaalis sila para hindi na sila mahirapan. Ngayon, right. Diba? Kasi kawawa yung mga naiiwan dyan eh. Masyado silang naabuso. Biruin mo, ang daming dito sa platform na to ba, maraming nagising. Kasi pakiramdam nila kasi mag-isa lang sila. Maraming ganun na kung nakikita din sa Reddit, diba? Akala nila mag-isa lang sila. Nung nalaman nila na hindi lang pala sila nag-iisa, marami pala tayo, o edi nakaalis sila sa kulto. So ganun lang, unti-unti. Siguro itong kangina yun, ang gugulo kangina o napipikon, pwede natin siyang unawain dahil baguhan lang siya. Pero eventually siguro baka every time na makikinig siya, baka matauhan siya. Who knows, baka isa na siya sa nagte-testify na, di ba? Ayun alam lang. Mo, ang message ko sa kanya, kada uupo siya sa pagkakatipon, yung monoblock chair na yan, isipin mo palagi, may nag-abono dyan. Ayo. May naglatag yan ng bangko na yan dyan. Pumasok ka sa gate na nga palit, yung tinatapakan mong simento, may naghalo niyan, guess what? Oo. May naghalo niyan. Putik-putik pa nun yan, diba? Pinapahapa eh. Lahat ng nakikita mo dyan, lahat ng hawakan mo dyan, isipin mo, i-feel mo, free labor. Yan. I-absorb mo. Makikita mo. Baka masakaling mo, mabuksan yung third eye mo. Baka kung marinig niyo yung part 2 ni ano, ni Kuya Roland Ocampo, baka magising siya. Lahat, malamang, makakarating ito sa kanila. Eh. Malamang. Kasi alam ko, marami na talaga nakikinig eh. Popular na nga si ano eh. Popular ka na Ate Peche. Popular na din si Brox. Kasi may mga nakarating sa akin, na may nakikita ko sa newsfeed na mga ano, active na nagme-mention ng name nyo. So sabi ko, nakakarating na. So malaki na yung reach itong programa na to. Which is a good thing. Kasi nasa-shaken sila eh. Diba? Natatakot sila, natitreaten sila. Natitreaten sila sa pagsasabi natin ng totoo. Kasi hindi nila madinay eh. Diba? Ang dami nilang mga tawag dito, mga excuses. Di ba? Para lang mahawakan yung mga nandun pa. So kaya abangan mo, Brad, mamaya-mayang konti, yung DS na nagbanggit ng Reddit sa meeting. Yan. Malupit yun, ha? Binanggit na yung Reddit. At lalo, marami yung curiosity sila. Hindi nakakatulong sa kanila na i-deny. Kasi alam mo bakit. Example, yung Area 52. Sabi nila, AI na no, hindi totoo. Baka ano yan. Ang ibig sabihin nun, harap-harapan sa pagmumuka ng mga ditapak na nandoon noon, dinideny nila. Ibig sabihin, yung mga ditapak na yun, di sila concerned doon sa mga yun. Na magduda. Tama. Kasi sila mismo yung eyewitness. Nandun sila eh.
Tapos yung magsasalita mamaya, oh, sabi, ay, i-reserve ko na lang sa kanya. Pero may mga tao na kahit na anong sabihin mong pag deny, may eyewitness na sila mismo nandun. First person account, personal account, na kung makadeny sila, kala mo, walang ano, walang nakakalam, eh samantala mo yun. May mga nandoon mismo. Di ba? Mga ni-recruit sa Brazil na, yun nga, sabi, mag-ano daw, mag-mission. Eh, hindi naman niliwanag na yung mission, ang mission pala eh, mag-ano, magsaka sa farm. Di ba? Mga, eh, mga ano na yan eh, mga first-hand, account ng mga dito pa. Wala silang pakialam doon. Napaka, ano, napaka-garapal na i-deny. Katulad niya, yung captive market na yan, sabi, wala naman video, hindi si ano yan, magkasino lang na gawing AI na naman yan, ang boses na yan. Pero the fact na may kausap si Roland Ocampo dyan, ibig sabihin, yung mga tao na yon hindi sila makaka-deny na narinig nila na meron talaga nangyari, na may sinabing gano'n na kung sino yung nagsabi. Eh, may kausap dun eh. Di ba? Yung, pati yung mga meeting ng Zoom na pinlay mo dati, ano, Adele, di ba, nakapasok ka? Ano, yung mga opisyalis, kausapin ng bukod. Kaya yung iba, feeling nila, hindi sila pwede napupwesta kasi baka hindi ka opisyalis, hindi ka kasi, wala kasi pauhutot sa'yo. Kaya hindi ka nauobliga na hindi mo napipil. Pero yung itaw yon, yung meeting na yon, sa ano sabi, pagka alam nyo na ano yung, hindi ko masyadong ano verbatim eh, pero sabi eh, ano, kausapin, di ba, ng bukod. Yung mga alam nyo yung makakatulong sa gawain. Ipatawag sa ano. Oo, ipatawag. Yung mga yon, ano? Yung mga yon, alam mo ba, hindi napipilitan yung mga yon, minapat kung pag pinatawag na. Ano ba? Eh, di... May pananakot kasi, ini-intimidate din kasi yung mga kapatid. Kasi kahit nung nag-GS ako, merong ano eh, may authority talaga eh. At yun nga, sabi, kailangan magpasakop. Kapag di ka nagpasakop, meron kang diwang ano, mapagmataas o hindi nagpapasakop. Siyempre, yung mga kapatid, natatakot sila na sabihan sila o i-label sila na ano, na mapagmataas, hindi nagpapasakop. So, pag hindi ka nagpapasakop, wala kang diwa na isang kapatid. Eh, dapat ang magkakapatid magkakadiwa. So, di ba, ganun sila kagaling mag-ano eh. Mag-manipulate ng mga miyembro. So, wala kang choice kundi sumunod na lang at magpasakop kasi yun yung palatandaan ng pagbabanal at pagiging sa Diyos. So, that's how they manipulate the members eh. Kaya, meron talagang fear, pananakot. Yung tungkol to. Correct. Teka muna, no? Batiin lang natin yung mga nasa YouTube. Broccoli, almost nasa 109, no? Plus yung ating mga viewers dyan. Dami. Dami. 69 ano sa Facebook. 69 sa Facebook. At sa ating Zoom ay nasa 90 plus. 96. So, almost nasa ano tayo? 300, ano? Tayo, kaya... Kaya marami kayo dito mga taga LBMR. Hello, DSR. Oy, tawa na pala na spacing of LBMR. 926,000 yung target niya sa Wish Music Award na linggo. So, you still have 2 days left na lang. Maka-update naman kami kung magkano na yung balance nyo. Oh, patawag nyo na. Patawag nyo na yung mga ano nyo. Yes, Arnold. Kesa kami yung topic ko sa meeting, eh, ano,
Focus mo yung ano, yung target diyan. Sige, ano, last na si Gabriel. Sige po, bro. Opo, ayan, magdagdag lang po ako. Yung unahin ko na yung inano ni Kuya Adel, ano, yung sa tawag doon, yung mga kailangan pa-target, ayan. Kasi ako, naranasan ko noon eh, usong-uso pa yung pag-consensya ka sa pag-ano, yung pa-target na yan, tsaka yung backlog sa bayad sa lokal. Eh, hindi naman maitatanggi yan ang mga, kahit yung mga bagong road club siguro, alam din yan, meron sila mga tinatarget yan. Eh, tulad yan, ako sa dati kong pinagaling ang lokal, division po yun eh. Sa lokal ng ano eh, Balagtas, Bulacan eh. Eh, kumbaga, sentro yun dun sa ano, sa Bulacan. Eh, kinukonsensya pa kami ng manggagawa namin. Sabi, kami ang dami-dami namin member. Kami may pinakamalaking lokal. Talo pa daw ika kami ng lokal ng Malolos kasi doon, meron daw nagbibigay ng 100,000. Eh, yan ba sasabihin mo na ano? Na kailangan magbigay ng tao sa puso? Bakit kailangan isumbat sa iyo o isabihin sa iyo na doon ika sa ibang lokal may nagbibigay ng 100,000? Anong gusto niyong palabasin? Di ba? Kung totoong sinasabi nila na walang pilitan, dapat hindi nagsasalita ng ganyan. Eh, sabi naman sa Biblia, magbigay ng nasa puso eh. Hmm. Tapos yun doon sa labor exploitation, ako nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi buti na lang, hindi ko naranasan yung naranasan sa kaklase ko kasi nung kinukwento niya pa yon dati sa akin, natutuwa ako parang sana nakasama ako ng mga nag-ano doon yung sa construction ng pasalamatan kasi kasama daw nila si ano si Brad Eli. Si Brad Eli daw yung naglalagay ng ano ng tubig daw doon sa hinahalong semento. Eh, hindi mo sabi nun. Ayan. Tapos sila daw naghahalo, tumutulong daw sa paghahalo. Eh, buti na lang pala, di ko na tinuloy yung ano ko. Tinuloy yung pagmamanggagawa ko po nun. Kasi kung natuloy pala ako, gusto ko pa man din pong mapunta ng Brazil. Eh, kung ganito na pala ang araranasan ko sa MCGI, ay, salamat sa Diyos, nakaalis ako dyan. Kaya dun sa mga kapatid na meron na silang ano, nararamdaman na hindi maganda. Kung gusto nila mag-open up, doon po sa lokal ng credit, huwag sa mga kapwa nila. Kasi ang hirap kagad yan eh. Maharangat ka kagad eh. E tulad yan, nung ako po, nung nagdududa na ako noon, nasa panahon pa po ako nung ano, buhay pa si Brad Eli, nagdududa na ako sa aral kasi napapansin na akong kontrahan eh. Nagtatanong ako doon sa ano, sa mga officer doon. Kaya yung pinangbabakot kagad sa akin, akala ko ba, nung binautis mo ka, sumampalataya ka na kung buo. Baka para kang matutulad daw ako sa asawa ni Lot na tumingin pa daw kasi sa likod. Di ba may mga gaslighting na nangyayari? Eh, samantalang sa MCGI, uso mag-claim na kami lang ang totoo. Eh, sabi pa nga nung kaklase kong manggagawa, meron pa nga daw na, kumbaga tagline dati daw yung ang dating dana ang bumangga, diba? O eh kung, kung tayo yung nag-handle ng truth, kung tayo yung nasa katotohanan, hindi ba kahit mag-search pa tayo ng aral ng iba, regardless kung ano mang aral yan, kasi ako, paniwala ko si Brad Eli, kaya yung labanan lahat eh. Eh, di ba dapat, hindi, kahit anong gawin mo, kahit saan mo iharap yung truth, di ba sabi naman yan ni Ginoong Suryano din, kahit saan mo daw iharap yung truth yun. E de, kung iharap mo man yan sa isang lie, nanatili, truth. Eh bakit bawal tayo mag-research o bawal tayong maging open up, kumbaga bawal tayong mag-aral din ng ibang aral. Diba? Kinulong kasi tayo masyado eh. E tapos na yun, na-realize ko grabe din yung pagiging panatiko ko nung araw. Ako, I agree po dun sa ano yung sinabi po ni ng kapatid po, ni si sister at si Brad Aldred po ba yun, na patungkol sa negosyo, talagang monopoly na po nangyayari dyan, hindi lang basta captive market eh. Ang palatandaan, o sige, try nating labanan yung school. May isang kapatid dyan, magpatayo din siya ng school. Tignan ko lang kung ano maging reaction ng mga yan, sasabihin nila labanan yung iglesia. Meron dyan magbenta. May isang kapatid, magbenta din ng ulam dun sa lokal. Mas mura kumpara sa binibenta ng iglesia. Tingnan ko lang. Kaya kahit hindi tayo magsalita po sa ano eh,
kahit hindi tayo mag-playing of words, kahit wala na po yung letra, yung diwa na lang, mag-usap na lang po tayo sa diwa. Hindi ba captive market yan? Kung hindi captive market yan o hindi monopoly yan, bakit kayo nagre-reklamo pag may isang kapatid na gusto niya magnegosyo tapos yung ano niya, bebentahan niya din yung mga kapatid? Ayaw nila na may kalaban eh. Anong idadahilan? Kakalabanin mo yung iglesia? Sira ulo ka nun. Eh, may napanood pa nga akong lumang video ni Daniel Rasulpunon eh kasi nakahingi po ako ng mga lumang DVD noon eh kasi kailan lang ako naan? 2015 lang naman po ako kaya nangihingi ako sa kaklase ko ng DVD, ng mga lumang pasalamat. Napanood ko, nagagalit si Daniel Rason noon. Pag nag-texto pa siya noon, pasigaw-sigaw. Nagagalit pala siya kapag habang nagsasalita siya, pinapakain daw yung aso. Di ba, kung ano-anong pinagagawa niya ngayon, di ba kasigaw? Ayun lamang po. Ayun, salamat sa Diyos po mga kapatid. Ay, isa na lang. Ayun, sabihin ako, habol ko lang bago tayo pumunta sa main event. Doon sa mga nakikinig sa atin, lalo na sa mga manggagawa, yung mga workers, DS, yung may mga tungkulin, tapos yung mga KNP, kasi sigurado ako makarating sa kanila itong mga ito. Eh. Pansinin nyo, hindi na kayo magagaling sa sitas ng Biblia. Pero mga workers kayo, yan yung era ni Daniel Rason. Wala na kayo alam sa Bible. Kaya hindi kayo hindi na kayo makasagot. Di ba? Kaya siguro debating walang kaibuan kasi wala na talaga kayong alam sa sitas ng Biblia. Kasi meron akong nakausap recently lang, worker ito, active pa, closet. Sabi niya, kasi nagtatanong sa kanya ng mga sitas ng Biblia. Sabi niya, bro, hindi ko na alam, hindi ko na kabisado. Purol na yung utak ko kasi wala na kaming masyadong, wala na silang aralan. Kasi nga, mas priority yung, ano, yung budget. So, and it applies to all of you guys na nakikinig. Pansinin nyo mga workers. Di ba hindi na kayo ganun kagaling sa Bible, unlike nung panahon ni Bess. So, yan yung differences nung dalawa. Pero, ganun pa man, pareho kayong false prophet. Si Soriano at si Rason. Ayun lang. Actually, matagal na yun. Napurol sa talata yung mga kasi panahon pa ni Bess noon. Pinigil yung mga pagtitext at pangangaral ng mga workers. And how much more ngayon? Puro... Hindi, pero dati kasi diba, aggressive sila. Yung pag nag-criticize ka, meron agad silang sagot sa Biblia. Ganito, ganyan. Talagang debate. Pero ngayon, wala na. Hindi na sila ganun. Wala na. Ano na good works na kasi na ngayon. Ayun na nila makipagtalta lang. Isa na rin naman yan sa mga Rason bakit nagsipag-alis kami kasi useless na yung mga manggagawa. Tinanggalan na sila ng karapatan na makapag-alis sa pulpit. Wala lang evangelization, okay. Ano? Wala na yung pangaral na tinatawag. Wala na. Okay. So, yun. Mamaya-maya ng konti, no, after yung ibang topic natin. Okay na, confirm na yung ating isang resource person, Nomadi. Medyo na-convince na siya na ano. Mukhang dininig yung ating panalangin na magsasalita na siya. Pero, nadalangin ka pa ba? pero mamaya, magsasalita po siya. I-off natin yung live. Sa ano kasi hindi po pwede. So yung mga naka-tune in po sa FB at YouTube ay lipat po kayo sa Zoom mamaya. So para marinig niyo po yung the other side ng mas deeper version ng Area 52 at mga nangyari diyan sa Brazil kasi yung narinig natin nobody ano lang yun eh. Tip of the iceberg lang. Tip of the iceberg lang pala. Napakababaw lang nung ano na yan. Pero marami nang natisod doon. Malalim pa. May malalim na hiwaga pa pala doon sa area. So, mamaya, sige na natin yan. Mamaya. Pero for the meantime, ay medyo nabulabog kasi tayo. May fanatic na pumasok. Nawala yung format ng ano natin. Yung ating... Pero maganda rin yung ganyan eh. May pumapasok na kakabuhay ng dugo eh. Yung mga fanatic na ganyan eh. So yun lang. Sige, play natin yung part 2.
Nung ano, kay Oro. Kasi inaantay din nung iba na ipangako natin yan eh. Oh, ito yung part 2 nung ano, nung kay Carolan. Naiintindihan nyo siguro, halimbawa, hindi man tayo kausap sa Prada, eh, may representative ang samahan. Hindi naman ititinda dito ng walang ano, go signal ng pangasiwaan. Eh di, merong kontrata yan, ano? Yung mga negosyo ng iglesia, yung kalakal ng pangasiwaan, ay para bumili ang kapatid, sasabihin mo para sa gawain. Kasi pag sinabi mo yun, nakakakonsensya doon sa kikita na gumamit siya kahit piso pang personal niya. Kasi para sa gawain eh. Pag sinabi mo para sa gawain, eh wala kang kukunin kahit 5, ibigay mo sa gawain. Diba? Pero kahit na kumikita tayo at merong bahagi doon yung ating mahal sa buhay, na ibibili natin ng minsan laruan, na ipampapasyal pa nga natin pagka tayo medyo may sobrang kinita, huwag na nating sasabihin, bilhin na kayo mga kapatid. Ito para sa gawain ho ito. Pag tinangkilik natin ito, matutulungan natin si kuya. Huwag po. Huwag ganun mga kapatid. Para bumili lang ang kapatid, ay sasabihin mo para sa gawain. Na ang totoo, eh, hindi naman actually ganun. Kasi business yun eh. Kaya tayo nagbi-business, naghahanap buhay. Di ba para kumita, hindi naman tayo plastic at aamin tayo. Ang ating kinikita, nagagamit din natin na ng personal, pampersonal. Nagagamit din natin yung bahagi doon sa ating mga pangailangan, pati na ng ating mga mahal sa buhay. Yan. Meron pala silang kahit konting self-awareness eh. May self-awareness sila. Pagka sinabi mong para sa gawain, eh ibig sabihin sasangkalan mo 'yon para mabenta. 'Di ba? Ganun 'yan, ganun ng logic na 'di ba? Pero dito sa ano na to, sa sinabi na banggit ni Carolan. In fairness sa kanya, umamin siya, di ba? Umaamin siya na yung business na ginagawa nila, nagagamit nila personal. Mm-mm, tama. Yung mga existing na ano na business na ginagawa nila, na nagagamit talaga personal. Which is practical naman kasi nagninegosyo nga naman, di ba? Yung captive market nila ng mga members na binebentahan nila ng kung ano-ano at tinotokahan ng kung ano-anong product, pinikakitaan talaga. So, yun ang malinaw doon. Pero in fairness kay Carolan, na umaamin. Umaamin siya. Yung negosyo na ginagawa sa loob ng FCGI, hindi para sa gawain. Yung ginagawang business nila, like for example, yung mga negosyo na pinapasok ni Carolan, diba, na itinutukan sa mga kapatid. No? Kaya yan, makikita ninyo, no? Ano yan eh, ang isang, okay, umamin si Carolan. Kaso ang isang pangit kasi sa isang relihiyon ano or sa kulto agay niyan. Ano yan eh, makukonsider natin na conflict of interest kasi yan, 'di ba, sa mga members, considering na ikaw yung leader, ministro ka, and yet ikaw yung leader ng isang organization, tapos yung mga miyembro mo ay captive market mo yun, ang bebentahan mo ng mga produkto mo. Diba? Nobody? Hello? Narinig ba ako? Hello? Yes, yes. Dinig, dinig. Oo. So yan, makikita nyo sa binabanggit ni Carolan na yung mga kinikita nila sa business, nagagamit nila personal. Kaya wag mo kayong magtataka dyan, ano, kung yung mga pinapasok na lang mga negosyo dyan, eh, lahat yan ay napupunta po sa gawain. Kalokohan po. Actually, noon pa naman yan. Alam naman na natin yan. Eh, diba? Kaya nga wala silang mailalabas. Ano?
na financial transparency. Walang mailabas si KDR, ano? Even sa best noon, yung mga pinagtutulong-tulungan sa mga pa-target, mga businesses or like concert, ay yung mga kinikita na yan, ay napupunta talaga sa gawain. Oh, yung mga tukahan dyan sa KD Rock, sa salute sa HOC, oh, ginagamit pa nung iba na yan daw, eh, para daw sa gawain. Sigurado, yung kanina, yung pumasok kanina na si Honor, oh, how sure are you? Kaso wala na siya dito. Dahil yung mga yan ay napupunta talaga sa gawain. Ito, sinasabi na nga ni Carolan mismo, yung inyong ministro, na yung kinikita sa mga business na yan, eh, meron dyan, nakagamit talaga sa personal. Eh di lumalabas talagang captive talaga, captive market talaga ang mga miyembro. Tapos, Kuya Adel, kaya wag sasabihin ng mga fanatic na naiinggit lang tayo dun sa mga luxury belongings o possessions ng mga nasa taas. Hindi inggit yun eh. Naghahanap ka lang ng accountability. Naghahanap ka ng honesty. Correct. Makikita mo, may sukbit-sukbit na LV bag. Maiisip mo ngayon, ilang para sa gawain praise kaya ang naibulalas para mabili yun? Maiisip mo ngayon, di ba? Correct. Yeah, yun ang maiisip mo. Sa bawat big bikes na nakikita mo kay ano, kay EJ, ilang worker ang nagsalita? Oo, ni Benner. Ilang workers ang nagsalita? At ilang para sa gawain praise ang nasabi nila para magkaroon nun. Yun ang isipin nila, di ba? Oh, hindi inggit yun. Yung ibang panatik, kanya ng bato eh, di ba? Inggit lang daw tayo. Kano ko, hindi inggit yun. Pag ba ang isang issue ay kiniriticize mo, eh ano na ba yon? Inggit ba yon? Like for example, 'di ba sa government na nga lang, 'di ba? Mabuti pa ka sa government eh. 'Di ba? May transparency and accountability, 'di ba? Na ginagawa sa mga project ng gobyerno at pagka ang isang local government or officials, no? Merong reklamo like mga unexplained wealth na tinatawag, eh pwede nilang ano yan, pwede nilang red flag na sa COA yan at pwede nilang i-questionin yan. Diba? Pwede nilang questionin yung mga nakikita nilang mga unexplained wealth ng mga government official na hindi naman lalapat doon sa kanilang mga sa sweldo or kinikita sa kanilang mga posisyon. Eh dito sa MCJ na consider na dapat eh nagpo-promote ng ano eh ng transparency and accountability na religion na bayan daw ng Diyos, pero wala kang makitang ganyan eh, no? At ang makikita mo ngayon eh mga insensitive post ng mga elite family. Makikita mo eh, imagine mo nagpo-post ng Ducati na big bike. Di ba? Worth na yung nga lang kapatid ni Kuya Daniel eh. Di ba? Imagine mo, ibinida pa sa programa niyang Manibela. Yung kanyang kapatid, ako magpalit ng motor eh, parang rip lang na ano, ako magpalit. Ano sabi niya dun sa kanyang ano, interview doon sa Minibela, dala-dala niya yung Harley Davidson na motor, na big bike, nagpunta raw siya na bigyan, pagbalik niya, pagod na pagod daw siya, kaya naisipan niya pagpalit ng ano, ng motor, yun nga yung Honda na big bike na worth na 100,000.
Imagine mo yan. After a while, after ilang buwan, nagpalit naman ng ano, ng big bike naman na worth 1.4M. At di pa nakontento yung kuya, eh, finiture pa sa Manibela. Galing talaga, ano? Oh, yan. Yan yung ano, yan yung mga issues na dapat tagutin ng ano, ng pangangasiwa. Eh, yung mga yan, nakakahiya sa mga miyembro na tinutokohan yun ng mga katakot-takot na tulungan dyan eh. Sige, ano, Balar, apo. Bigyan natin ng ano. Apo, magandang gabi po ulit. Yung napakinggan ko po, ano, sa tingin ko po, hindi magsasalita si Brad Roland ng ganyan kung hindi nang galing, wala siya napakinggan kung hindi nang galing sa taas. Kasi, eh, nung araw, pagka kada maririnig mo sa bibig niyan, pagka kami nagmi-meeting sa Quiapo, eh laging para sa gawain, para sa gawain. Eh dahil yung mga panahon na yon, yung panahon ni Mr. Soriano, talagang ang itinatawid ng mga manggagawa sa pulpito pagka mayroong inilalapit sa mga kapatid, eh para sa gawain. Ano? Eh ngayon, ito hong binabanggit ngayon ni Mr. Roland Ocampo, eh hindi niya yan sasabihin kung ano, kung wala siyang naringgan, ano, kasi sa nakikita ko po ngayon kagaya niyan itong dati nung panahon ni Mr. Soriano nung binili yung beach resort sa Morong, eh sabi ika para sa iglesia, di ba? Eh ngayon nung pumunta yung mga kapatid para mag-swimming, eh may bayad. O ano sabi, eh mga kapatid, yun naman hong ibabayad nyo rito, eh para ho sa gawain. O di para na naman sa gawain, ngayon meron ng KD Rock. So ngayon, ito, parang ang gustong iparating ngayon ng bagong pangasiwaan na itong KD Rock na ito, eh ano, negosyo ng kanyang pamilya. At maging ito na siguro, ito rin yung beach resort sa Morong, eh ano na rin yan, negosyo na rin ng kanilang pamilya yan, ano, dahil ibig niyang i-ano ngayon, ipakita sa mga miyembro na itong kinikita na ito, eh ano nila to, personal na kanilang kita na hindi nila ipinanghihingi sa mga miyembro. Parang ganun na ang ano niyan eh, ang lumalabas niyan. Kaya itong sinasabi ni Brother Roland, parang meron ng pagkabig na ika, ito nga naman ikang inilalapit sa mga kapatid, eh, hindi naman talaga para sa gawain, eh, meron kaming personal na kita dito. Eh, parang ganun na yan, ano, na itinatanim ng bagong pangangasiwa sa mga miyembro na itong kanilang mga negosyo o kung sila man ay may pera o yumayaman, eh dahil yon sa kanilang ano, mga negosyo at pagsisikap. So parang ano na naman, hindi na naman parte ang mga miyembro sa kanilang kumbaga yung captive market na sinasabi ni Brad Roland, eh hindi ano do, hindi lang yon ang pinanggagalingan ng kinikita ng yung bagong pangangasiwa, dahil meron silang market outside, no, outside the iglesia. Parang ganun na po ang nakikita ko diyan. Yun lang po. Correct. Sige, Garvin, sige po. Yes, hello po, hello po. Ayan. So, pagantat na, ayan, salamat sa Diyos at na-i-expose ulit yung part 2. Ito din yung aking ano, eh, naabangan. Eh. Kasi, nagbabalik sa akin, mga kapatid, yung karanasan ko sa MCGI. Simulan ko muna dun sa ano, yung sa, ayan, again, another double standard na naman to para sa kanila. Kasi nung araw po, naging ad pro training ako.
naalala ko pa nga po noon eh, nag-duty pa nga kami sa ano, sa prison ministry. Eh, kasama ko yung presidente ng lokal pa noon eh. Sabi nung presidente ng lokal sa akin na kumbaga parang pinapalabas niya sa akin na okay itong ginagawa namin kasi nakikisama kami sa pagtakbo ni Brad Eli. Kasi nagmamadali na si Brad Eli, yun ang pinapalabas sa amin sa lokal eh. Na si Brad, kasi syempre, ilang parang nakakaramdam na din yung ibang mga kapatid na malapit na mamatay si Brad Eli. Eh ganun din naman siya magsalita, 'di ba, sa mga pasalamat, no. Eh way back 20 ano pa yan eh. 18 and 19 eh, parang ganun eh. So, sabi nung presidente ng lokal sa akin, okay itong ginagawa natin. Tignan mo yung iba. Yung iba namamasyal pa, nakukuha pang mag-beach-beach, eh malapit lang dumating katapusan. Samantalang kung ginagawa natin, marami tayong time para sa gawain. Kaya parang nakaka-bad trip na maririnig mo sa isang KMP na may time pa pala silang mamasyal. Samantalang kami na may katungkulan sa iglesia, eh buong buhay namin iaalay sa ano eh, gawain eh. Ano pa yung gagawin ko nung araw noon? Kasi ang plano ko sa buhay nung araw, ad pro at the same time, manggagawa eh. So kung ako pala pinagpatuloy ko, hanggang ngayon, malamang sa malamang, baka manggagawa ako at the same time, ad pro. Halos araw-araw ako nasa lokal, tapos sila makukuha pang mamasal. Nakaka-ano yun? Nakaka-bad trip pakinggan. Tapos, another point pa is, yung tawag doon, yung hindi daw naiinggit lang daw tayo, kalokohan yun eh. Kung ako aminado ako, naging panate ko ako nung araw, kaya hindi ko nakikita yung mga ganyan nitong mga ine-expose natin. Kasi ang tinututukan lang naman ng pag-iisip ko nung araw, kung ano yung maganda lagi eh. Hindi ko nakikita yung pangit. Kaya para i-invalidate yung nararamdaman natin, hindi lang daw tayo, hindi totoo yun. Kasi tayo, naniwala tayo na mabuti talaga silang makangaral. Eh, for example, eh, di ba kinakanta pa natin yung anong himno po ba yun, mga kapatid, yung dukhang makangaral? Ako paniwala ako si Miss Brad Eli, dukha siya eh. Kahit na alam kong may mansyon siya, dukha siya. Eh bakit? Ano sinasabi ni Brad Eli? Eh wala daw maabot sa kanyang pera. Pagdating na lang daw sa kanya, ano daw, ano ba tawag doon? Parang resibo na lang daw. So expected ko, kahit kay Kuya Daniel, ganun din. Eh, biglang mangyayari yan. Sila pala nakakapasyal pa. Eh, lalo pa ngayon, may K-Dirac na. Eh, kung ako member ngayon dyan, hindi ko kaya paniwalaan na dukhang makakaral yung mga yan. Kaya na-realize ko po, ako, hindi ko ikakahiya, naging tanga po ako nung araw. Eh, kasi, sobra pagkapanatik ko na walang umaabot na pera sa kanila. Sila pa ang nagbibigay ng pera sa iglesia. Eh ngayon, na-expose ngayon yung isa sa KNP nila. Captive market pala yung mga kapatid. Kaya dito sa pangyayari na to, si yung kay itong si ano na to, KNP na yan eh. Double standard pa rin yan sa akin. Very good. Inamin niya dun sa loob. Eh kaya ang tanong, kaya niya bang aminin yan sa buong kapatiran? Eh kasi ang alam lang ng kapatiran dyan, mapupunta sa gawain talaga. Mapupunta sa iglesia. Eh may hindi pala ganun nangyayari. Ipinagpapasyal pa pala nila eh. Nakukuha pa nila ng leisure eh. Pinapagod yung mga officer, pinapagod yung mga manggagawa, pinapagod yung mga gumagawa ng tungkulin dyan. Tapos sila, ang sarap-sarap ng buhay nila. Nininegosyo nila yung kapatiran, sarap ng buhay nila. Kaya hindi tayo maiinggit. Meron tayong nararamdaman na nauto kasi tayo. Kaya never tayong maiinggit sa mga gawa nila yan. Siguro sa ngayon, hindi pa nila marirealize yung naramdaman natin ngayon. Pero mainam na din na si Kuya yung nabubuno ngayon kasi mas na-highlight na mukhang pera ng MCG. Ayun. Ayan. So yun lamang po. Maraming salamat po mga kapatid. Sige po. Unsatisfied, sige po. Good po. Una po sa lahat, maano ko lang na, syempre, natural lang na mapuna sila kasi sila ay ating
hinahangaan, sila yung ating sinusundan, sila yung ating mangaral. Kaya kung ano man yung kung paano sila mamuhay, makikita natin. Tapos, ituturo nila sa atin kung gaano maging payak, gaano maging huwag umano sa sanlibutan. Tapos kung sasabihin man nila na napapansin sila kasi naiinggit tayo. Ako, nasabihin ko talaga, naiinggit ako. Bakit ka mo? May pera naman ako pambili dati pero hindi ko maibili nung katulad ng nabibili nung first lady. Bakit? Kasi kailangan, imbis na i-ano ko, ibili ko para sa sarili ko, mapupunta para, syempre, sa gawain na lang. Itulong na natin para sa gawain. O maraming kay pangangailangan, doon na lang mapupunta. So ngayon, may isip mo eh, nung panahon na yung mga sinakripisyo mo noon, sana na kahit pa paano na ipamper mo sa sarili mo. Pinaghirapan mo naman eh. Hindi ba may karapatan din naman dahil pera naman natin yun? Kaya masakit. Masakit sa akin. Kung sakaling masabihin na, hindi lang sakit sa yung mga kapatid na mga nakapag, alam nyo yun, nakapag-invest. Sabi ko nga sa iyo nung nakalabas ako, dun ako nakaranas na mahalin yung sarili ko. Hindi yung sa, noon, oo, sige, nangangaral, fanatic na fanatic tayo, na, ganda, na, ito, mapapunta tayo sa langit, pagkatapos ng kahirapan, kasaganaan na sa langit, hindi natin mararanasan, sa pag, wala, hindi pa lupa lang to. Eh, ang problema nga, bakit sila ganun? So, dapat naisip nila, na yung tinuturo nila, dapat nagre-reflect din sa pamumuhay nila. Kung mapansin man sila, hindi dahil sa naiinggit yung iba o hindi dahil sa kasi yung tinuturo nila eh. Pero yun lang. Aminado ako sa sarili ko, naiinggit ako sa ano dati nagawa ko. Yun lang po. Sige po. Conscious scale. Alam mo, maganda na rin yan eh. Yung sinabi ni Brother Roland na yan. Samantalahin na rin natin dahil nakikinig yung mga taga Laguna na workers na nire-require na maging updated. Ito na, update, i-update na namin kayo. Paghihingi kayo sa mga kapatid ng pagtangkilik ng mga produkto, huwag nyo nang, anong sabi ni Brother Roland? Huwag nyo sabihin para sa gawain. Oo. Huwag nyo nang sasabihin na para sa gawain. Ayan ang update ninyo. Ayan, hindi sa akin galing yan, ha? Oh, hindi sa akin galing yan. Galing yan sa nakakataas sa inyo. Huwag nyo susuwayin. Huwag nyo susuwayin. Kahit yung DS. Nakakataas sa'yo si Brother Roland, di ba? Ayan na, bagong order. Pagka may produkto, huwag nyo na sasabihin para sa gawain. Recap. para pangbili daw ng pang personal. Yon. Ginagamit nila pang personal. Sabihin nyo na lang. Ito po, si Eileen Shampoo, pangbili po ng bagong bag ni Madam. Ganon. Di, naging tapat kayo, di ba? Ganon lang naman correct. Yun. maging manggagawang tapat kayo. Mga manggagawang nakikinig ngayon. Pag nagbebenta kayo ng mga food pack na yan, no? Di ba? Oh, ito po, pampasyal po ng mga apo, di ba? Pampasyal po nila. Ang kilikin nyo na po para may pamasyal sila. O, di naging tapat po kayo, di ba? Yun lang. Maganda tsaka, yan. Ano, Ate Pechay, that is something unique para sa akin na sabihin ni Caroline yan na huwag sabihin na para sa gawain. Which is something weird kasi from the start pa noon pa ni Bes, anything na pumapasok na products, projects, events, etc. Lahat yan ang endpoint para sa gawain. Walang something doon na anything na ibinababa, lahat yan ang focus para sa gawain. Hindi ko alam anong tumakbo sa utak ni Caroline at bakit niya sinabi yan na huwag niya sabihin para sa gawain. Ito pa yung highlight dyan. Nawawalan ika ng karapatan
yung kumikita na gamitin sa personal niya. Pag personal, para sa gawain. Para sa gawain. Niya, diba? Correct, correct. Ibig sabihin, yung mga, tingnan nyo ngayon lahat ng tinatangkiling nila na, ano, na luxury. So, wala silang karapatan dyan. Mm-hmm. Yun lang ibig sabihin ni Brad Roland doon. Mm-hmm. Ayun na, ano eh, yun na si Sam na nagsabi eh. Nawawala ni ka ng karapatan. Wala silang karapatan. Pero, wala naman silang hiya na ipakita na meron sila noon na pinanghingi nila para sa gawain. Di ba? Yun lang correct. Yun, di ba? Sige, strange, sasabihin ka. Right. Guide, strange. Hello. Okay. Ayan, adagdag ko lang bilang anak ng, ano, may konting katungkulan sa iglesia. Kasi every weekend, tsaka Sunday, yung pamilya namin laging binabaksakan ng food pack. Tapos medyo mamanis-manis na din. Tapos yung mga parang yung mga buko juice na hindi masarap. Ang laging sinasabi sa amin, sa gawain. Imagine, every week may ganun. So siguro itong video ni Roland magiging ano, eye-opener sa mga sa mga officer. Kasi yung dati, yung magulang ko kasi ang tagal na sa iglesia, like kumabot na ng 20 years plus, laging ang sinasabi nila is para sa gawain. Tapos ngayon, biglang babaguhin ni Rola na huwag na daw gamitin yung salitang gano'n. So, yun lang. Sana sa video na yan, maraming mabuksan yung isipan. Lalo na din yung pamilya kong nakikinig ngayon sa YouTube. Shoutout sa inyo. Correct. Actually, ayun ang bottom ano eh, line ng ano eh, ng sakripisyo. Okay. Pagtitiis at pagtitipid ng mga opisyales at mga miyembro na tumutulong sa gawain. Kasi, ano, para saan pa yung ginagawa nila? Di ba lahat naman yan para sa gawain, di ba? Ang gawain ng Diyos. Yun ang sinasabi, pagpapalaganap ng salita ng Diyos. O pag mabandila ng kapatiran, di ba? Magliwanag. So, ano para saan yung ano, para saan ba yung ginagawa nila ng sakripisyo? Di ba lahat yan ng bottom line is ano, paglilingkod sa Diyos ng MCGI para sa gawain. So, well, dito nagiging practical lang si Carol, ano? Pero I think sablay siya dyan eh. Diba na naman? Lang din ako, Kuya Ade. Thank you sa mga ginagawa mo. Kasi lately kasi may mga officer ng lokal namin before, nire-reach out na ako. Nakita yung video ni Ronan. Na totoo daw yun, ganun. So medyo nakakagaan ng loob na may mga natatauan sa mga posts na nilalapag mo sa F. Oh, kaya nga kaya kailangan na talaga nating ano yan i-expose para malaman din ng iba. Sige, Aldred po, last. Ayan. Pag pala sinabi sa inyo ng mga workers ganyan kay NP na nag-aabono sila ng utang, hindi totoo 'yun. Kung nangungutang man sila, nangungutang sila para sa business nila, hindi para mag-abono. Ang nag-aabono talaga yung mga miyembro. Tayong mga miyembro na nag-aabono. Kahit sa lokal lang eh, wala naman tayong narinig na nagbayad ang admin, di ba? Para bayaran ng isang lokal, patuloy na nagbabayad. Walang ganun. Ang nagbabayad talaga sa lokal, karamihan, bubuhat ng year 2000 na aniba ko, yung mga kapatid nagtutulong-tulong para i-daos yung pagbabayad sa bills, electric bill, water bill, renta. Mga kapatid na nagtutulong-tulong dyan. Pati yung pagkakaroon ng TV, internet, telephone, computer, mga kapatid din. Doon sa lokal na pinanggalingan ko, palibasa, mayayaman kasi yung mga kapatid doon. Bibili sila ng smart TV, 65,000. So,
sagot ng kapatid yun kasi mayaman siya, sige siya na. So lahat na yun abono ng mga members yun, walang inaabono ang ano diyan, ang pangasiwaan. Hindi totoo yun, sinungaling sila kung nag-aabono sila. Ang nag-aabono mga miyembro, sila, kumikita sila. At kung nangungutang sila para sa business nila yun, pinapaikot nila. Katunayan niya, tingnan niyo ang gagarbo ng buhay nila, 'di ba? Dami sasakyan, ang ganda ng mga damit. Eh, yun ba yung nag-aabono? Diba? Eh, dapat yung yung leader ng relihiyon, eh, hindi magarbo ang buhay. Simple lang. Eh, simple ba yung kita nyo naman, diba? Sa motor pa lang. Wala na. Million-million na yung halaga ng mga motor na yun, eh. Mga sakyan, mga damit pa lang. Nakakahiya doon sa mga mahihirap na miyembro na. Kasi may mga mahirap din akong kakilalang na kapatid na kasi nag-GS ako eh. So nakikita ko minsan yung remittance lalo na pag nagbabayad sa mga tawag dito, yung mga pa-target saka yung mga iba pa. Meron din kasi mga other expenses eh. So minsan nililista yung mga nilalagay para may breakdown. Yung mga mahirap na kapatid, nagbibigay sila 30 pesos, 50 pesos kada linggo. Nakakaano lang, parang nakakalungkot. Napaka-heartless nitong pamilya na to. Parang pag-ibig, pag-ibig. Pero yung pag-ibig, exclusive lang para sa kanila. Sila yung binibigyan ng pag-ibig eh. Pero sila, wala silang binibigyan ng pag-ibig sa kapatiran. Yun ang totoo. Yung pag-ibig na yun, na sinasabi lang, pag-ibig para sa royal family. Yung pag-ibig, pag-ibig lang sa kanila, exclusive lang sa kanila. Pero yung pag-ibig na magagaling sa kanila, hindi totoo yun. Kaya huwag kayong maniwala. Doon sa mga nakikinig, subukan nyo, pagmasdan nyo, mag-observe kayo, pansinin nyo yung anong klaseng buhay meron sila. Di ba? Parang that's more than enough to wake up. Di ba? Alis kayo unti-unti. Stand on your ground. Walang mangyayari sa inyo dyan. We've been there. Kaming mga nandito, tagal namin dyan. Ito nga, di ba, si Kuya Adel, iniyari niya yung kabataan niya dyan. Eh. Hindi lang siya, marami. Marami yung kakilala, tumandang binata, tumandang dalaga. Nasa 40s, 50s na, kahit gusto na nilang magkaroon ng sariling buhay o yung lumagay sa pamilya, di na nila magawa kasi ang hirap maghanap eh, di ba? Parang, paano ka maghahanap ng, kung 45 ka, paano ka maghahanap ng dalaga na magkakaanak? Unless sobrang yaman mo, makahanap ka ng mga 20 years old, ganyan, 25. So, huwag nga daw maghanap eh. Ang pinapagawa sa atin noon, antayin. Oh. Eh, lalo kang walang mangyayari sa inyo kung aantayin. Parang kang si Juan Tamad na mag-aantay lang na mahuhulog yung bunga sa bibig mo. Oh. So, pero di ba matindi yung ano yun, no? Kawawa talaga. Na pag naiisip ko yun, yung mga pinatandang binata, pinatandang dalaga na maglingkod sa Diyos. Ngayon sila nagmamadali. Marami akong kakilala eh. Iba post ng post sa FB kasi alam mo naghahanap sila. Nagpaparinig ganyan. Pero wala na eh. Parang it's too late for them. Parang kahit gusto nilang magkapamilya, huli na. Parang 45 years old babae ka. Parang napakahirap ata. Di ba parang hindi na ata ano yun pag sa babae kung mag-aanak ka 45 years old ka. So, well, tinanggap na lang nila na gano'n yung buhay nila. So, doon sa mga bago dyan, na mga 5 years pa lang, nasa kabataan pa kayo, eh, isipin nyo yun. Di ba? Isipin nyo yung mga gano'n nangyari. So, hanggat maaari, alis na kayo dyan. Walang mangyari sa inyo. Kulto yan eh. At hindi totoong sugo si Soriano. False prophet yan. Buhat kay Perez. Kay Soriano, kay Radson, false prophet. Sila, hindi sila totoong mga sugo. Mga bulaang propeta po yung mga yan. Maniwala kayo, mga bulaang propeta yung mga yan. Okay? Kukunin lang nila yung mga pera na meron kayo, papaniwalain kayo, tapos kayo naman paniwalang paniwala, di ba? Tuwan-tuwa kayo, kinikilig kayo, pag nakikita nyo sila, nagpapapicture kayo, salamat sa Diyos sa isang kapatid na tulad mo, sa isang kuyang tulad mo, di ba? That's very absurd. So, yun lang. Sige, wala ka po. Opo, maganda gabi po ulit. Tama po yung sinabi ni Brad Alfred at saka ni Sis Unsatisfied kanina. Yung mga miyembro po ang nagtitiis po sa samahan na yan eh. At dinideprive po natin ng ating sarili
na bilhin, kung ano yung makapagpapasaya sa atin, dahil inuuna po natin yung gawain. Ano? Sabi ko nga kay Brad Soro, no, nung kabataan ko, nung araw, eh ako'y manggagawa, eh sana napasya lang ko na ika yung, napasya lang ko na kako yung Baguio, Davao, Cebu, dahil yung kapatid ko nagta-travel, sinasama ako. So ngayon, hindi ako sumasama dahil inuuna ko yung gawain, dahil meron akong destino, merong pasalamat. At dahil nga itinuro ni Mr. Soriano na baka dumating ang Panginoong Hesukristo sa araw ng pasalamat, eh talagang ano, ayokong lumiban. Ano? Kaya ngayon, yung mga miyembro, eh dinideprive yung sarili, nagtitiis para makatulong sa gawain, dahil yun ang laging ipinafront ni Mr. Soriano. Ano? Pero ang nangyari, eh sila yung mga nagsiyaman. Pero lagi nilang sinasabi, kapos ang gawain. Eh kung kapos ang gawain, eh bakit sila nagsiyaman? Bakit nakabili ngayon itong si Mr. Rason ng property sa La Vista? Bakit si Mr. Soriano may mansion sa Brazil, mayroong farm, mayroong yate, eh gipit ang gawain. Yan lagi ang sinasabi, gipit ang gawain. Kung gipit ang gawain, bakit inuna mo yung pagbili ng yate kaysa itulong mo sa gawain? Ayun. Yun po ang ibig sabihin na ano, ang nagtitiis lang dyan ay ang mga miyembro. Pero yung pamilya na yan, na mga na nagpakilalang sugo, eh sila yung mga ano, nagpapasarap ngayon sa kanilang mga captive market na pinagkakitaan ng husto. Ano, kaya itong sinasabi ngayon ni Brad Roland na wag na ikang sabihin sa gawain, para sa gawain yung ano, yung kanilang mga itinitinda, kasi isinishift na nila nga yung mindset ng mga miyembro na yung mga yan na nakikita ngayon ng mga miyembro ng mga property, eh negosyo na yan ng ano, ng kanilang pamilya, hindi na yan sa iglesia. Ano? Kaya hindi yung kikitain. Oo, hindi na sa gawain. Kumbaga, yung kikitain yan, kung sila man eh makitaan ng lavish, ano, extravagant way of living, eh ano yan, sasabihin nila, eh pinaghirapan namin yan. Yan eh kinita namin sa aming mga negosyo. Kaya yan, yan na ang ano ngayon eh. Yan na ang mga nakikita ngayon sa social media, yung mga binibiling mga motor, at nabalita ko mayroon pa daw farm ng mga panabong na manok. Eh mag-isip ka na lang, ano, kung nasa loob ka pa ng samahan na yan, bakit ka pa magpapatuloy diyan na ano, na gumastos ng gumastos, eh niloloko ka lang ng mga leader ng samahan na yan. Correct. Salamat. Yan ang di alam ng maraming bagong lublub dyan. Thank you, Balara. Maraming ang di alam ng mga bagong lublub dyan. Na noon, mga early 2090s, marami mong lumaban ng ubusan na mga members po dyan. Kaso ang ending, yung mga lumaban ng ubusan noon, sila lang ang naubos. Ano, at yung mga leader ngayon ay nakapag-ipon. Kitang-kita naman, di ba? Yung kanilang mga investment at yung lifestyle of living nila eh, talagang napaka-extravagant. Ano? Sige, Aqua. Madagdag ko lang po, Brad. Yung Brad Big. Brad Big Tan. Eh, naubos na ho yun. Iniwan na. Oo, kawawa yun. Oo, yun balita ko. Exploit yun. Iniwan na doon ng asawa dahil talagang sa pananampalataya kay Mr. Soriano, eh naubos ang ano, wala yon si Brad Victan. Naubos, iniwan ng asawa. Meron pa yan, Brad, meron pa yang isa, kaso ayaw na magsalita eh. Kinukwento din sa kausap ko din. Actually may mga pending cases siya. Ginawa mayaman din, ginawa silang palabigasan ni ano, noon mga late
90s and early 2000. Yung adsit na yan, sila bumuo niyan eh. Pinautang. Even yung pag-alis ni Bes. Naku, nabuhay na naman si Leo, ma. Ito yung nakadiskusyon ni Brad Al, di ba? Pero binili niya yung ano, para lang at least makaalis papuntang abroad. So, yun, na-exploit din niya financially. Ano nangyari? Sige, ano, Aqua, alas mo na. Paano natin to si Aqua? Yeah. Aba. Sige po, Aqua. Hey, ano kayo? Hello, binig na po. Apa. Ayan, kumusta mga kapatid? Ayan, ano, magsasabi lang ako yung sa captive market na yan. Number one na, ano dyan, yung mga officials eh. Kasi yung tatay ko, officer, mandatory talaga sila sa mga binababang produkto sa lokal. Di-deliver sa bahay ng kapatid. Tapos, di sabihin ng tatay ko, sige, kainin nyo na yan. Eh, pag tinikman mo naman, hindi masarap. Sabi ko nga, walang problema. Sabi ko, Dad, kung masarap sana eh, no? Okay lang. Kaso wala naman kasarap-sarap. Manong kung gumawa naman sila ng produkto, eh, kahit pa paano naman eh, mapapakinabangan, makakain. Eh, hindi naman masarap. Yung sabi niya, sabi naman ng nanay ko, hayaan mo na, anak, para naman niya sa gawain. Sabi ko, kanino ba galing yan? Sabi ng tatay ko, eh, kay Brad Don Kapulong, pati ba naman siya? Isa pa sa nagbababa sa lokal? Sabi kong ganon. Kung bihira. Sabi ko, para sa gawain ka ako, mami. Eh, dahil na ngang para sa gawain. Sabi ko, lagi na lang para sa gawain. So, hindi ko may book. Sabi ko, sana minsan masarap naman para sulit naman yung ibabayad. Yung ubi cake, tapos yung juice na kulay green. Hindi naman namin ininom na yung juice na green. Yung ubi cake, tinikman. So, yun ang nakakainis lang. So, hindi lang naman isang pagkakataon yun. Siyempre, madalas yan. Kasi nga, ang opisyalis, ano yan eh, mandatory. Kasama sila sa bilang ng bababaan ng produkto na ibinababa sa lokal. So, ganun. Eh, tapos, halimbawa, sa salut. Halimbawa, di ba? Kada lokal, may naka, ano na yan, kung ilang slot ang pupunta sa lokal mo. Halimbawa, sa lokal namin, kung medyo maliit lang, 2-3 na pupunta sa salut. Iyon, babayaran mo yun ng lokal. Babayaran ng lokal yun, may pumunta o hindi. Halimbawa, 2-3 nakalagay sa lokal namin, obligado ng lokal na bayaran yun, yung slot na yun, na 700 plus, 750 ba, o basta parang ganun. Obligado ang lokal namin na bayaran yun, may pumunta o hindi. O sa isang lokal nga na malaki-laki, ilan yung kanila? 13. O minsan nangyari, walang pumunta sa distrito. Ah, sabi ng tatay ko, walang nakapunta. Kasi nga, nasa probinsya kami, pumunta ka ng Quezon City. Para pumunta ka doon, halimbawa marami kayo, para makatipid, magre-renta ka ng van. Eh ang renta ng van papunta ng Quezon City, inaabot ng pinakamura, 8,000 kung kakilala mo pa yung may-ari. Pero hanggang 10,000 inaabot yon. Di maghahati-hati pa kayo doon. Para ano? Para lang kumain sa Quezon City. Magta-travel ka ng ilang oras. Tapos pagkayari nyo, babalik na ulit kayo. Ang ginawa nyo lang, pumunta kayo sa Quezon City para lang kumain. Tapos magbabayad ka sa van. Bukod pa sa binayad mo, nakakainin mo. Pag naman personal car mo, gagastos ka ng 2,500 more or less sa gasolina pa lang. So hindi practical para ka lang kumain doon. So, ang nangyari, minsan yan, walang nakapunta sa distrito. Walang nakapunta kasi nga, pero babayaran yun ha. Babayaran, sabi nga ng tatay ko, ah, matindi ka sa lokal ng ganito kasi 13 yung sa kanila. Sabi ko, 13, ni isa walang pumunta. Sabi niya, oo, eh kasi nga. Kasi hindi lang minsan nangyari yun. Madalas yun. Kada isang buwan, may specific na schedule ang distrito namin kung kailan pupunta doon. O ngayon, ang nangyari ganito, kung wala nang manlaging pumupunta, eh yung nasa Salut Quezon City, naghahanda para dyan. So, syempre, yung mga pagkain, siguro nangihinayang doon sila. Ang ginawa nung pinaka, ewan ko kung DS siya o zone servant siya,
Iniuwi niya, dinala niya talaga doon sa distrito namin yung pagkain ng galing sa loot. So yung tatay ko, may picture niyan, kaya lang hindi ko maano, baka madox siya. Madox ako. Kami. Pinicture niya yung dinalang pagkain, inuwi talaga sa distrito namin para naman yung mga binayad ng mga kapatid, eh masulit naman, makain naman nila yung dapat nilang kainin sa doon sa ibinayad nila. Ang dami talaga. Maraming pagkain, iba-ibang putahe, may dessert, oh, may fish, may chicken, may beef, may gulay, may pansit, maraming dessert. Ang dami talaga. No, binadala sa akin ng tatay ko. Ngayon nung sabi ko, napakarami naman pala. Sabi niya, ika kasi para ika sa ganitong bilang ng mga kapatid yan. Kasi nga, inuwi na doon yung pagkain. Kasi nga, siguro nangihinayang din yung manggagawa na binagbabayad, eh, hindi naman nila napapakinabangan. At saka hindi, naghahanda rin kasi yung talaga sa salut. Eh, kaso wala nga pumupunta dahil nga malayo, additional expenses pa. Ang point ko ba, ibig sabihin sila nagninegosyo, pero masyado nilang pinupush ng mga kapatid. Ang point, parang ganito, may negosyo sila, o di kung sino lang ang gustong pumunta, di pumunta, di ba? Sinong gustong mamili, mag-ano doon, tawag dito, sinong gustong tumangkilik, edi iyon lang. Pero yung parang sapilitan na, iyon ang mali. Di ba? Iyon ang point. Tapos, lagi naman silang pakabig. Laging pakabig. O, bakit? Halimbawa, punta ka ng KDRAC, eh lagi kami doon, madalas kami doon. Hindi lang 10 beses kami nanaan doon. Madalas kami. Ang point, halimbawa, kapatid ka, meron man lang saan ng probinsya na may, mga kapatid naman to, bigyan natin ng 5% discount. Yung mga ganun man lang sana. Diba? Ay, hindi, wala. Pakabig na pakabig. Diba? Walang mga ganun. Kahit kesyo, kapatid ka pa kesyo. Wala. O may kakilala ako, kapatid. Nag-photoshoot sa KDRA. Kasi may event siya. May event yung pamilya nila. So, photoshoot lang yan, ha. Dala niya yung mga cameraman. Dala niya yung magpo-photoshoot. Nag-photoshoot sila. Ang kailangan lang nila sa KDRA, yung venue. Kasi ang ganda nga ng KDRA. Mga kapatid, pag napunta kayo doon, maganda talaga. Talagang maayos. Maayos, mabango. CR, mabango. Maganda. Yung sa Daniel's Coffee nila. Tapos yung paligid ng KDRA mismo, maaliwalas. Maganda yung mga halaman. Nakatid. Ha? Yung mga dadaanan. Tapos nagkaroon pa sila doon ng yung mga, oh, dito, playground. Maganda talaga. O ngayon, may kilala ko kapatid, nag-photoshoot doon. Photoshoot lang, para lang sa venue. Nalimutan ko yung eksaktong binera, pero sabi ko, ang mahal naman. Hindi mo ba sinabing kapatid ka para naman makadiscount ka naman kahit kaunti. Pero doon sa package ng photoshoot, yung 2-5, consumable siya. Doon sa Daniel's Coffee, sa Daniel's. Tapos, may pwede ka pang sumakay doon sa kanilang ATV ng parang isang ikot yata, ganun, parang dalawang ATV, tas isang ikot o dalawang ikot, something like that. So, yun yung kasama sa package. Ang point, business na business, di ba? Tapos, kahit kapatid ka, wala-wala lang na may discount man lang sana. Ay, yun ba yung isa sa iniisip? Pagbigyan naman nila ng ano mga kapatid. Kapatid naman, may discount man lang sana, di ba? Walang ganun. O tapos sasabihin, halimbawa, yung minsan pagkakataon, narinig ko may meeting kasi yung tatay ko, socialist kasi siya. So, every week yan, may meeting sila. Eh, nagmi-meeting yung tatay ko, naka-loudspeaker, nandun siya sa sala. Siyempre, napadaan ako. Actually, kwento ko na yata ito dati, yung mga ganito. Pero, gusto ko lang ulit sabihin. Eh, di, napadaan ako. Tapos, na pinag-uusapan niyo sa kailira. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, ano nang magagawa. Mga kapatid, magkakaroon ng event sa KDRAC. Napili ang KDRAC, mga kapatid, para sa event na gagawin ng municipality na ganito. Yung inyong municipality. So, imagine niyo mga kapatid, unti-unti nang nakikilala ang KDRAC. Tayo ang napili nila. KDRAC ang napili nila para sa event na gaganapin nila. Imagine that, sabi niya ganyan. So mga kapatid, meron na ikaritong mga nagugusad, pero kailangan pa namin ng
ano pa, more force pa, kasi ilang araw na lang ang natitira, ang dami pang gugusarin. So siguro mga 20 pang magugusad ang kailangan natin, mga kapatid, na mag-volunteer, papunta dito sa Kidira. Ilang araw pa kasi, ilang araw na lang ang natitira, kailangan talaga ikaw, madaliin na natin dahil ang dami pang gugusarin. Pagkayari ng meeting, sabi ko sa tatay ko, ba't naman ganun, dad? Diba ang Kidira business? Oh, sana kunyari po, magnanawagan sila ng ganyan, kailangan nila yung mga kapatid, eh, business naman siya, di kahit pa paano swelduhan naman nila. Kasi kahit naman saan sila magpunta, kaya saan sila magpunta, magpagusad kami, bayad kami nga, nagpapagusad. Magkano ang bayad namin sa nagugusad dun sa loan namin? 500, isang araw, sa isang tao, maghapon ang binabayad namin para lang maggusarin yung paligid namin, yung mga damo-damo. O, sabi ko, eh, kako naman kay business naman kako yan, bakit eh, hindi si... Sana kung sabihin nila sa mga kapatid, o mga kapatid, punta kayo dito. Yung mga naghahanap ng konting pagkakakitaan, eh magusad man lang kayo dito at kahit pa paano, may kitain kayo. Eh total ka ako at business naman, eh bakit ka ako ganun eh? Business tapos ka ako eh, gusto nila eh mga kapatid ang gagamitin, volunteer, walang bayad. Ano man sana kung manawagan silang ganyan, bigyan na naman nila kahit pa paano yung mga kapatid na walang hanap buhay. Magusad doon, eh, bigyan naman nila kahit kaunti yung mga kapatid, makapaghanap buhay, kumita. Eh hindi, business. Tapos ngayon, kailangan doon sa business na yun. Pero gusto mo, pre-labor. Hindi nakakaibo yung tatay ko. Eh kasi, ang inaano ko sa tatay ko, kung kami nga nagpapagusad, pag nagbayad kami sa nagugusad, 500 isang araw, gusarin lamang yung... Eh ilang tao nagugusad? 2, 3, para lang matapos nila yung paligid. Sa isang araw, 500 isa. Papakainin mo pa yun, may merienda pa. Oh, tapos eto, business. Ang yaman-yaman nila, hindi nila... Ay, sabihin ko, tayo mga karaniwang tao na ano, pag magpapatrabaho tayo sa ibang tao, binabayaran natin. Kasi kinukuha natin yung servisyo nila. Binabayaran natin sila. Kinukuha natin yung servisyo nila. At pagka ano pa, halimbawa, bilang makataong ano ka, binibigyan mo ng tubig na malamig, may soft drinks pa yon, may merienda pa, hindi ba ganun? O, pero pa doon sa ibinabayad mo na per day nila. Eh, ito naman, ang yaman-yaman nila. Gamit na gamit nila yung pananampalataya ng kapatid. Doon ako talaga nang gigigil. Gamit na gamit yung pananampalataya ng kapatid. Iyon yung kinagigigil. O, isa pa. Itong si Brad Roland, nangutang siya ng 1.7. O, hindi naman tayo bago sa pangungutang. Para makautang ka sa bangko, sa kanina ba siya nangutang? In the first place, kanino ba? Personal, sa tao? Ay kung sa tao lang, syempre, kung kakilala niya, siguro makakautang nga siya ng ganong kalaki. Pero halimbawa, kahit kooperatiba nga lang, eh, 300,000 lang ang uutangin mo, kailangan ihalang mo yung bahay at lupa mo. Ano pa yun? Pahirapan pa yon, may guarantor ka pa. Lalo kung bago-bago ka nangungutang sa kooperatiba, 200,000, 300,000, 100,000, ang ihahalang mo, bahay at lupa mo, para makautang ka. O sa bangko, paano ko kahit 300,000 lang sa bangko, personal loan, dito sa dyan sa Pilipinas. O, paano ka makakautang? Di ba? Eh, bago ka makautang ng 1 million sa bangko, eh, naranasan kong mangutang sa bangko, 1 million. Anong hihingin sa'yo? Ha? Certificate of employment mo. Kasi titingnan nila ilang taong ka na nagtatrabaho doon. Magkano yung sinasahod mo? So, base sa sinasahod mo, tas ano yung property mo? Base sa sinasahod mo, makikita nila kung karapat-dapat ka ba nilang pautangin ng 1 million. O, eh siya, ang inutang niya, 1.7 million. Kanino siya nangutang? So, ibig sabihin, may pera siya. May ari-arian siya. Maganda yung credit score niya. Para siya mapautang ng ganun. Ako, Brad Roland, huwag kami ha. Huwag mo kaming ginaganyan. Mangungutang ka, 1.7? Ano, di ibig sabihin, may mga ari-arian ka na ihahalang mo. Di ibig sabihin, maganda yung sinisweldo mo buwan-buwan para makautang ka ng ganyan. Naku, huwag kami. Huwag mong sabihin na nangutang ka. Nakakagigil lang ba? Nakakainis? Tsaka, ano ko kay sis unsatisfied? Ano ko doon? Tawag dito, agree ako doon. Hindi nga lang sarili natin ang sinasakripisyo natin nung tayo eh panatik pa dyan. Pati mga anak natin. May mga bagay, mga anak natin, hinihiling sa atin, hindi natin binibigay. Bakit? Kasi yung pera natin,
nakalaan na para sa gawain. O, yung natira sa iyo, pang basic needs mo na, right? O sa mga kung ano-ano pang bayarin. Pero may hinihiling anak mo, hindi mo maibigay. E sabihin mo, ay anak, once mo lang naman yan, hindi mo need yan, hayaan mo na. Pero ibig ko sabihin, minsan may gusto kang ibigay rin sa anak mo kahit na ba once niya lang yun. Pero hindi mo yung mabigay kasi wala ka na pera eh. Wala ka na extra pera para doon. O minsan, meron ka man, nakukonsyensya ka. Sasabihin mo na, huwag na tayong mamuhay ng ganyan, ganito, ganyan. Kasi inaralan tayong mamuhay ng payak, ganyan. O diba? Asawa ko nga, hindi makabili ng sapatos eh. Pero sa gawain, nung araw, nung siya'y panatik, eh. Ay naku, pag minsan ay tinutukahan siya dito sa lokal dito eh. Eh minsan hindi niya kaya. Eh sasabihin niya, sis, hindi ko po kaya yung ganyan eh. Kunyari may project dito sa Middle East. May project. Sasabihin niya sa kapatid na, sis, hindi ko po kaya. Oh, ano sasabihin naman kapatid? Sis, ay brad, okay lang naman po kahit 3 gibs. Ay, ito naman asawa ko. O sige, oo. Although hindi ko alam yung alag, kahit mag-asawa kami, hindi kami nag-aalaman magkano yung ibinibigay namin sa gawain. Pero para sabihin ng asawa ko na hindi niya kaya, tapos sasabihin ng kapatid, kahit 3 gibs, eh sabi ng asawa ko, sige po. Kahit 3 gibs. Ibig sabihin malaki yun. Diba? Ang 3 gibs noon, ibig sabihin kada sweldo niya, magbibigay siya para doon. Eh, ang kadalasan sa Middle East, hindi pa nangyayari yung isang project, eto na naman, may bago na naman, hindi ka pa nakakahinga, eto na naman, may bago na naman. Bukod pa yung weekly, ano yan ha? Yung weekly emergency tulungan. Bukod pa yun. Bukod, ay nako. Bukod pa yung abuloy mo. Bukod pa yung pag may pasalamat, hain mo. Ang dami-dami. Yung food pack sa lokal, iba pa yun. Or of course, kailangan mo rin naman yun kasi kakain ka naman talaga. Kaya lang syempre, overpriced na may patong kasi parang nga raw sa gawain. Yung mga ganyan point. Ang ano mo doon, ang dami na mong nasakripisyo, pati mga anak mo. O ito pa, mga kamag-anak ko lumalapit sa iyo. Wala kang maibigay. Kahit kailangan. Bakit? Wala ka na pera eh. Diba? Nauuna kasi yun eh. Yung gawain, nauuna. Una mong inaano yun. Sinisimpan mo yun. O, mga mag-anak mo, may pangangailangan. Alam, hindi mo mabigyan. Tsaka minsan, mabigat pa sa loob mo na makapagbigay. Kasi nga, ang dami mo nang gastusin, ang dami mo nang pinaglalaanan. O ngayon, may lumapit na ka mag-anak. Eh, hindi ka na panati. May lumaki. Ay, ang bilis, di ba? Ang luwag sa loob na makapagbigay ka sa mag-anak mo nang nangangailangan. Kasi may pera ka na para doon. Di ba? Hindi ka na nagbibigay dito sa sinasabi nilang para sa gawain na yan. Ay, nako. Salamat sa Diyos, nagising din kami ng asawa ko. Ay, nako, talaga. Eh, mamaya ako na ikukwento yung sa halal-halal na yan pag hindi na siguro tayo naka-live kasi baka madoks ako. Kasi mamaya na lang, sige, ganun. O, yun lang, mga kapatid. Thank you. Salamat ako. May comment dito sa'yo. Ang sabi, buti hindi na bulong si sis. dati kasi na sasalitaan na bulong. Dati natatago pa ako sa CR, di ba? Power na kasi nga, kasama ko sa bahay kay mga magulang na panatik. Pero ngayon kasi, wala kasi ako doon. Wala kasi kami doon. Kaya mamaya ako na nagkwento yung nasaan kami. Yun. Oo, kaya nakakapagsalita ako ng ganito na talaga na ilalabas ko talaga yung gigil ko. Nanggigigil talaga ako. Lalo nung gigil talaga. Eh, naku. Apo, nararamdaman po namin yan. Lalo na yung mga, nasa Middle East na mga MCJ dyan. Naku, isa yan sa most, exploited. Financially, emotionally, sa deprived sa pagkain. Imagine mo, exploited ka na sa financially exploited ka na, deprived ka pa sa pagkain. Can you just imagine yung hirap na yan, di ba? Ganyan ang sakripisyo na ginagawa ng mga kapatid diyan sa Middle East. Napakalaking sinasakripisyo talaga nila, mga kapatid. Mm. Kung alam nyo lang, naiiyak, maiiyak ka, maawa ka sa mga kapatid sa tola. Nakaiyak. Nakaiyak. Nakaaway mga kapatid sa totoo lang. Pagka nakita nyo,
Tsaka pag naranasan nyo, kasi noon time na yun, nararanasan namin, hindi mo yun alam, panatik kay. Pero pag namulat yung isip, tapos na ano mo yung mga dinanas mo dyan, nararanasan mo yung mga kapatid na mahat mo sa buhay, mga kaibigan mo, may iyak ka. Kaya minsan, nakikinig ako kay Broccoli nung, although hindi ako nagsumasali sa Zoom, pero napapakinggan ko yung mga podcast niya kasi nasa YouTube naman may, di ba, may kapatid doon na lalaki siya, eh, nagsabi siya tungkol sa Middle East. Agree ako to, totoo yung sinasabi niya. Kasi talagang masakit sa kalooban. Kaapwa yung mga kapatid. Iyan sana, nakukonsensya sila. Iyan na wala sila, hindi sila nakukonsensya. Iyan sana, nakukonsensya talaga sila. Yung sabi nila, may takot sila sa Diyos. Hindi ako naniniwala. Kasi kung may takot kayo sa Diyos, alam na alam nyo kung ano yung hirap ng mga kapatid, ano lang yung harang buhay ng mga kapatid. Pero ano ginagawa nyo? Sinasagan nyo hanggang sa kaya nyo sagarin. Sinasagan nyo, bakit? Kasi nakita nyo, pinipilit. Nakita nyo, pinipilit, magbigay. Hanggat nakikita nyo pinipilit magbigay, sisigi pa rin kayo, hindi kayo titigil. Sisigi pa rin. Wala kayong tigil. Sa isang buwan, ilang project ang ibinababa nyo. Ewan ko na lang ngayon na. Hindi ko na lang alam talaga ngayon. Pero kasi pre-pandemic noon, umalis ako dito. Umalis ako doon sa lokal na yon kasi umuwi nga ako. Hindi ko na lang alam ngayon kasi una-una, ayoko na rin dumalo face-to-face na doon sa mamaya na lang kasi pamadoks ako. Ay nako, mga kapatid. Ano, magiging na kayo? Paano ko lang po yung sa sinabi nyo, kapatid, ano? Eh, talaga ngayon ko lang ho napagtanto na dyan po sa samahan ng MCGI, ano? Eh, yung mga miyembro po dyan, kung mananatili, alam nyo, talagang hindi ho buhay na walang hanggan ng ano eh, ang tatanggapin ng mga miyembro eh. Yung mananatili ho dyan sa MCGI, eh, ang tatanggapin, tulungang walang hanggan. Ano? Hanggat hindi ka ho namamatay, hindi ka titigilan sa kakahingi. Tingin ng kung ano-anong mga proyekto ang ibababa sa lokal. Kaya ano, talagang ano, nakakagalit, ano, magagalit ka na lang pagka ikaw, nandyan na, umalis ka na sa samahan na yan, doon mo lang talaga maiisip na ikaw ay parang, nagancho ng mga leader ng MCGI. Yun lang po. So, totoo lang, pagka ikay namulat, malaking stress ang nawawala sa iyo. Kasi lalo kung isa ka sa talagang pumapasan sa gawain, isa ka sa namumroblema tuwing may binababang project, malaking stress ang mawawala sa iyo. Pero kung halimbawa ikaw dalo uwi ka lang, hindi ka nag-iintindi, ay baliwala 'yun. Kaya yung mga nagko-comment diyan na hindi naman ikaw ano, pinipilit, wala naman ko, ayaw ko nga magbigay. Kasi hindi iba kasi yung ano eh, pag may binabang project, ikaw bilang talagang kapatid na gusto mong makatuwang, gusto mo talaga na makatulong sa gawain na alam mong totoo ang ginagawa, gusto mo kasi palagaanap daw, ganyan-ganyan. Ibang stress ang ibibigay sa iyo noon kasi gusto mong tumulong eh. As much as possible, gusto mong makapagbigay doon. Gusto mong bumalikat. Kaya, halimbawa, ikaw, sasabihin mo, pwede naman ikaw, hindi magbigay, ganyan-ganyan. Kasi ikaw, dalo-uwi ka lang. Hindi mo din nadamdam. Kasi noon, pag may panawagan, di ba? Talagang mararamdaman mo yung bigat ng gawain. Ikaw talaga, bilang isang panatiko at naniniwala talaga yung pananampalataya mo, di ba? Talagang iisipin mo yun. Paano ka makakabahagi sa lahat ng makakaya mo? O di ba? Mabigat yun, nakaka-stress yun. Di ba? Ngayon, nung halimbawa, kayo namulat na, napakalaking ginhawa. Kasi hindi... pag kahit may marinig ka, halimbawa, dumadalo ka pa rin, closet ka. May marinig ka, namulat ka na. Di ba, parang bahala kayo dyan. Ganun na lang. Hindi mo na siya i-stressin.
Kasi ala na eh, namulat ka na. Okay, kaya ano, kahit may marinig ka, eh since closeted ka naman, bahala na kayo dyan. Diba? Pero yung iba na nagki-claim na talagang ano sila, MCGI, ganyan-ganyan. Pero daluwi ka lang, oy, sinasabi ko sa iyo, hindi ka talaga MCGI. hindi ka talaga wala yung ganyang style, madali ka pa ring madali ka nang mabubunot niyan. Kasi kaming mga tumagal ng dalawang dekada dito at nung araw talagang iba yung ano noon eh, gawain noon eh. Eh dumating kami sa ganitong punto ngayon eh. Tas ikaw na daluuwi ka lang tas ganyan ngayon nga na sasabihin mo. Panati ka diyan, sasabihin mo, panati ka diyan halimbawa. At nananampalataya ka pa rin diyan pero ganyan yung style mo na pag eh okay lang yan. Hindi ako nga hindi nagbibigay eh. May ganun pang comment, 'di ba? Minsan pag nabasa niyo sa comment doon sa page ni Kuya Adel, ay nako. Ay baka isang taon lang bunot ka na rin diyan. Eh, kung ngayon pa lang ganyan ka na, ibig sabihin may gawain pinapanawagan sa iyo, hindi mo nararamdaman yung bigat. Ay hindi ka kapatid na ano. Hindi ka kapatid na masasabi na talagang kapatid ka. Hindi ka rin tatagal. Hindi ka rin tatagal dyan. Di ba Kuya Adel? Tayo nga noong araw, pag may gawain, ramdam na ramdam mo yung bigat. Gagawin mo lahat ng makakaya mo. Makatulong ka lang sa gawain. Eh, may iyakan blues pa yan. Iyakan blues. Oo. Yung mga magagawa, umiyak sa pulpito. Di ba? Lalo dito sa Middle East. Sa totoo lang, hindi man manggagaway nasa pulpito. Mga diakono, eh, usually naman yung mga diakono kinukuha talaga nila, tsaka yung mga group servant, yung mga group leader, talagang magagaling magsipagsalita eh. Yung tipo ba bagang walang-wala ka na sa bulsa, makakalabas ka pa. Yung mga antitindi, yung mga... Na-practice kasi yun eh. Oo, ang galing talaga nila. Iba talaga sila magsalita. Yung talagang tipong walang-wala ka na, talagang masasaid mo rin yung sarili mo. Kasi, pero siguro, kasi may espiritu din sila nung ano eh, kasi usually naman ano, pagka group servant kasi diakono, mga power talaga yan. Eh dito kasi sa Middle East kasi ang tawag dyan power. Yung mga ganyan, yung mga talagang lumalaban ng mga ubusan yan. Kahit buong sweldo, kaya nilang ibigay yan. Ganyan sila. Kaya sila, pag nagsalita sa harap, mararamdaman mo yung sincerity kasi ginagawa nila yun. Kasi ganun sila. Kaya yung mga ginagawang group servant, yung mga opisyalis, diakono, talagang pag magsalita man sa harap yan, ramdam na ramdam mo. Tsaka alam mo na ginagawa talaga nila. Kaya ikaw madadala ka rin. Kasi pinapangunahan nila. May ganito pa nga dyan eh. Oo mga kapatid, may project tayong ganito. Ito ang pagtutulungan natin. O ito, pangunahan ko na. Kasi doon yung isang kapatid ko naman nasa ibang lokal, sa ibang bansa rin. Napakagaling din ng kanilang ano doon. Diakono doon. Halimbawa, meron daw... Kinukwento lang niya sa akin ito. Kunyabawa, meron daw project. Matatayo yun. Tapos sabi niya, mga kapatid, ito yung project natin. Ito yung pagtutulungan natin. O sige, pangunahan ko na mga kapatid. O ito yung sa akin. O mga kapatid, tulong-tulong tayo. Ibig sabihin, pinapakita niya na nangunguna talaga siya. Ay, say, mga kapatid, syempre, maiinganyo. Sige, tutulong din ako. O diba, mga kapatid, tumulong tayo. Ganon yun naman yung style doon. Pero dito, ibig ko sabihin, ikaw, hindi ka magiging diakono, hindi ka magiging officialist, hindi ka magiging group servant, kung hindi ka nakitaan na ikaw ay handa ding pumasa ng gawain. At makikita kasi sa iyo yung espiritu mo ganon eh, yung talagang go ka. Walang ano, sige, para sa gawain. Labas lahat yan. Ganon. Kaya sila tumayo, pag tumayo sa pulpito, ramdam mo kung paano sila magsalita. Kaya kahit walang-wala ka, magpapalabas ka eh. Minsan nga, pamasahin na lang ang ano mo. Ganun talaga, mararamdaman nyo yun. Kaya lang, ibig ko sabihin, eh, yun nga, salamat din at ano, Kuya Adel, Broccoli, and friends, at saka sa lahat ng mga kasama, na iba din talaga yung may ganito. Kasi talagang, palaon ng palaon, namumulat yung mata mo, palaon ng palaon. Talagang lalo yung mga revelation, yung mga kapatid na nagsasabi. Talagang maaano mo yung sarili mo eh, yung babavalidate mo na, kasi minsan isipin mo, baka may kasalanan ako nagawang malaki, kaya nagkakaganito ako, baka naiiba na yung diwa ako, baka iba na yung, bakit iba yung ano, iba yung unawa ko sa talata.
Ba't iba yung unawa ko sa nasa Biblia, sa talata na to? Ba't si kuya, ito yung unawa niya? Ba't ako iba? Baka naman may nagawa na akong kasalanan malaki. Hindi ko lang nalalaman. Iniwanan na ako ng spirito. Yan kasi, di ba? Ganyan ang ano sa atin. Oh, pero yon, dahil sa may ganyan, hindi ka pala nag-iisa. Hindi lang ikaw yung ganun. Marami kayo. Kaya, maano mo sa sarili mo? Ah, hindi pala. Talaga palang there's something wrong. Hindi pala dahil ako ang may mali, sa akin ang may mali, talagang there's something wrong. Because it's not only me. May iba rin na ganito, nakaparehas ko. So yun, naku mga kapatid. Alam niyo, sa totoo lang, sabihin na iba, mag-move on na tayo, mag-move on. Eh, tayo, tanggap na natin. Pero kasi may mga mahal tayo sa buhay na patuloy na na-exploit. Hindi lang financially, oras, physical. Isa na dyan sa pamilya ko. I mean, eh, kung kami lang nga, kung kami mag-asawa, okay na kami. Pero may mga mahal kami sa buhay, nandyan pa rin. Kaya sana, mga kapatid, lang tayo, tama to na ganyan, na share-share tayo. Mga kapatid na may gustong sabihin, sabihin nyo na, para lalong magising din yung iba. Alam niyo yun? Eh, dito nga sa mga panati kong kamag-anak, kahit na ipakita mo na eh, nagdudumilat na nga yung mga ebidensya, pinapakita mo na. Anong sasabihin nila? Hindi ako naniniwalang magagawa ni Brad Elian tsaka ni Brad Daniel. What? Diba? Ganon sila kapanatik. Ganon kabula. Kaya nga sabi ko sa tatay ko, dad naman, nagdudumilat na yung ebidensya sa inyo. Huwag naman kayong ganyan. Buksan nyo naman yung isip nyo. Huwag ganyan. O, pero ano? Dahil ganon nila nabilog. Diba? Kaya ibig ko sabihin, siguro, gusto ko pa rin kasing maniwalang may Diyos. Kung siguro darating naman din ang panahon na ang Diyos ay gagawa ng paraan para mamulat naman din sila. Pero ayun lang, salamat sa mga kapatid na patuloy niya nagsishare. Kuya Adel, Broccoli, friends, mga kasama, salamat sa inyong patuloy na ginagawa na ganito. I know, it's hard. Kasi malaking oras din po ang nauubos. Gaya nga, sabi ng asawa ko, wala bang trabaho si Broccoli tsaka si Kuya Adel? Ang dami nilang time. Sabi ko, siguro talagang magaling lang ng time management nila, kaya ako nagagawa nila yan. Pero malaking tulong siya. Kasi kunyari, naglalaba ako, makikinig ako ng podcast ni Broccoli o nila Kuya Adel, o magluluto ako, ganun. Nakakawala rin siya ng stress. Tapos, nakakagaan siya ng kalooban kasi nabavalidate lahat ng mga nasa isip mo. So, yon mga kapatid. Salamat sa Diyos. Yun lang po. Trabaho po kami, Miss Sis. May mga businesses po ako. Para sa gawain. Oo nga eh. Oo, narinig ko naman nga. Actually nga, narinig ko nga. Nabili ka pa ng mga properties, di ba? Opo, investment. Oo, yan which is po. Good, diba? Kaya nga, ang asawa ko is, pero natutuwa din siya na lagi kayong may podcast. Kasi nga, minsan pag nakikinig kasi ako at nandito siya, nakikinig din siya. Kaya natutuwa din siya. Tapos, tontuwa rin siya kapag sila Bradlon, yung, kunyari, niloloko si Bloodcaster, yung ating Halal Division, yun, tontuwa siya doon, tawa siya na tawa doon, yung mga ganong mga, sabi niyo, nakakatuwa itong mga to, sabi niyang ganon. So, kasi sa totoo lang, yung podcast niyo, nakakawala ng stress yan, nakakagaan. Sa totoo lang, para sa amin ng mga closeted. Actually, kung tutuusin, pagka inisip mo, physically and mentally right now, excited na kami. Okay, pero pag bumalik kami doon, pag bumalik ako doon sa partido, sa lugar doon, saan nandoon ang aking pamilya, siyempre, magpapaka-closet ka na naman doon. Pero hindi mo rin maiiwasan, hindi ka mamaya ako nalang ipukwento, hindi mo maiiwasan talaga mag, parang ano ka pa rin na-disguise ka pa rin na, ano ka, mamaya na lang. Ayan. It takes time kasi ay sa mga
sociologist and psychiatrist, yung mga court victims, it takes sometimes a years bago sila makarecover sa emotional damage na kanilang na-experience sa kulto, no? Especially if you are ano, if you are spend a lot of time sa ano, years sa isang kulto, mahirap mag-recover, especially kung ano ka, i-deprogram mo lahat ng sarili mo. Can you just imagine kung ikaw ay parang kang nakulong, di ba? In-example ko lagi, nakulong ka ng 20 years sa isang kulungan. Umikot lahat ng buhay mo doon, kaibigan mo, naging pamilya mo na yung mga nakakulong. Tapos bigla kang ilalabas. Ano? No? Makakalaya ka. Same ano, parang ganun, same story na gagawa ka ng sarili mong mundo ulit. Di ba? New friends, new environment, di ba? Family. Sisimulan mo, magsisimula ako ulit sa from the start, from the scratch. Ganun ang mangyayari sa ano, kaya hindi biro yung ano, pinagdadaanan ng mga cult victim talaga. Kaya we are trying our best, no? Yung mga ganitong mga podcast ni Broccoli, yung ating mga ano. Kaya kung minsan ginagawa na lang nating parody, no? Broccoli, di ba? Para medyo nakakatuwa. Kasi hindi naman natin siniseryoso eh, yung mga sometimes kung minsan na igle-iglesia, kung minsan ganyan, ano, dahil ginagawa na lang natin parody para maka-relieve, di ba, na hindi naman masyadong seryoso, no, at makatulong sa ano, sa mga ano, sa mga kasama natin sa MCGI, ano. Ano, si Ali, sige, last Ali, Teka muna pala, ano, bago, saglit lang, Andy. Bago pala magsalita yung isang, ano, source natin, ano, ang problema natin, hanggang maximum 100 na pala itong Zoom, di pala, kasi nakaraan, nag-500 tayo, di ba, ano, nag-subscribe tayo sa 500, Soro, na nung, ano, ni Bes, yung kanyang, ano, tawag ito, yung episode nung Mysterious Death of Brad Eddie. Oo. So, problema natin kung itatransfer natin yung mga nasa YouTube, Facebook, sa Zoom. Hindi tayo magkakasya kasi sasalita yung source natin. Pero tingnan ko muna, kausapin ko lang muna din. Sige, sige, Ali. Ano? Nakamonitor kasi yung ano, nakamonitor yung mga servants ni DS Arnold. Inutusan niya kasi mag-monitor. Oh, yun nga. Kaya ang dami. Kaya gusto ko rin i-address siya mga yan eh, yung mga worker dyan eh. Kasi ako pag nagsasalita, talagang yan lang talagang tinutukoy ko yung mga yan sila. Kasi yan ang mga ano eh, mga promotor na mga hingian dyan eh, lalo na dyan sa Middle East. Pero mo, yung mga promotor na mga hingian dyan, yan nga yung may mga property sa Australia eh. Imbestigahan nyo po yung mga yan. Sinasabi ko kasi kilala ko yung mga yan eh. Ang lalakas nila manghingi dyan, pero sila-sila, kanya-kanyang ano rin eh, kanya-kanyang anuhan din ang mga properties nila eh. Yan yung ano, yan, sa gusto ko rin ano yun yan, yung mga nakikinig din dito, yan, mga worker na yan, mga servants. Ito, sasabihin ko sa inyo, kayo ito nagbabasa ng Biblia eh. Hindi rin naman ito tinuro ni Brad Ellis sa inyo eh, lalo nyo yung mga hingi, ano yan, ang mga project-project na yan. Bakit naman nung araw sa Lumang Tipan? Kung natatandaan niyo yung nangyari sa ano, yung mga, kaya ko sinasabi kasi kayo tong mahilig sa Bible na laging binabasahan niyo yung mga member. O ngayon yung nangyari noon sa Lumang Tipan, 'di ba nga noong panahon ni Moises, yung toldang tipanan nila. Sumobra nga yung tulong ng mga kapatiran doon, yung mga Israelita eh, para na itayo yung tolda na yun. Samantala ngayon, napakaraming project, million-million na, hindi pa rin kayo ano, makontento sa mga pinapa-project nyo. Ayun, binibigyan ko kayong example, katulad niyan, yung ginawa nyo na yan sa UNTV, yung programa nyo sa, ano, di ba, yung istasyon na yan, na itayo yan. O nung kumikita lang kayo, napakinabangan ba ng mga member yan? Yung mga commercial niyan, yung mga advertisement niyan,
Na-share nyo ba yan sa mga kapatiran? Eh ngayon, yung mga pakain-pakain, yung mga division-division din naman ang ano dyan eh. Ang mga sumasa lugar dyan eh. Samantalang yung ano, yung mga promotor na pag-ibig niyan, hindi mo nga makita ang magpakain ng ano yan eh. Yan yung ano, yan yung inaano natin dito sa tinatalakay nga natin dito. Katulad nga na yan, yung captive market na yan. Yung mga reporter-reporter sa mga iba-ibang bansa na yan, yung iba dyan, wala namang bayad dyan eh. Tapos pagka tumatanggap sila ng mga advertisement sa TV station eh, namamahagi ba sila? Binabagi ang ba nila yung mga nag-participate, mga nag-report-report, o yung mga nag-acting-acting dyan? Tapos sasabihin nila, invite-invite na mga magpapadoktrina. Eh yung mga nagtatrabaho nga dyan sa istasyon na yan, yung nga mga yan, di nga nila maakay-akay eh, hanggang ngayon eh. So yun lang po yung ano, yung gusto kong maiano sa inyo. Yung kayo dyan, yung mga worker dyan na nakikinig. Magbasa rin kayo ng Biblia. Hindi yung puro ano na lang ang ginagawa nyo dyan. Yung mga kahanib dyan na ano, kaya hindi nila nalalaman tong programa na to kasi pinagbabawalan nyo. Nung panahon pa yan ni Brad Eli, pinagbabawalan nyo na makinig sa mga ganitong programa. Eh, ang sinabi naman eh, subukin ninyong bawat espiritu eh. Yun yung inaano ko sa inyo. Na lumantad din kayo. Kayo yung mga manggagawa. O katulad niyan, yung mga nagpo-programa ng live sa TikTok, puro mga member din yun eh. Samantalang kayo, naturingan kayo mga worker, ni hindi man kayo makapag-Bible study man lang dyan. Opo, yun po yung ano, yun po yung gusto ko ipunto dito. Sige po, mga kapatid. Sige, ano, habang pinaprepare namin yung ano, kasi Zoom kasi 100 lang eh, so pwede daw pala na ano, yung iba sa Google Meet. Sige, depend what is right. Sige po. Oh, comment, ano, reaction lang. Oh, sige. Ay, napindot ko lang po. Nakikinig lang po ako eh. Ah, kala ko ano. Kumbaga, tik-tik lang din ako dito. Parang, ano, familiar yung boses mo ah. kumbaga ang sarap makinig, parang naliliwanagan ka. sige dating worker, no? Sige po. Familiar na yung boses, saya tayong tagasuhay dati. Sabi ko lang yun nga, salamat din na para na-validate yung mga dati natin nararamdaman kahit paano. Buti na lang talaga ako sa akin. Karanasan, hindi ko din talaga makakalimutan din yung mga pagkakataon na tama nga po yung sinabi ng iba na yung todo bigay. Kasi na-experience ko din yan eh. Yung unang diba may aral sa atin yung first fruit, yung unang bunga. Na-experience ko din po yan dati. Saka yung mga tulungan. Totoo po talaga yan. Nagbigay ka rin bro ng unang sweldo mo? Opo, dati. Mga unang bunga. O, mga unang bunga. Unang bunga. Kasi nakapagtrabaho din ako dati sa Central. Hindi ko na lang i-detali yung mga makilala tayo. Sige. Tawag dito, sige, yun yung ano, no, yung part 2 nung kay Roca, no.
pwede ba nating ipasok sa iba yung iba sa Google Meet? Pwede mong i-share screen yung audio, nobody, from Zoom to Google Meet? Hindi ko pata, Pwede daw, sabi ni Brooks eh. Pero kailang, hindi ko alam kung paano ko gagawin yan. Nakaano lang ako, isipin lang kasi ako eh. Yung Google Meet mo na lang, Brooks, ang ano, ang ipasok. Ito, mag-testing muna ako kung papasok yung audio. Ayan. Naman sige, testing ka muna. Kasi ano tayo, hanggang max 100 lang yung, almost nasa 300 yung naka-tune in kasi ngayon. So, pag pinasok natin sa sa Zoom, hindi makakapasok yung iba. So, hindi nila marinig yung hiwaga. Sayang maraming naman. Tayo ngayon, kasi maraming mga nakaabang, mga naka-monitor na workers. O sige, pasok na nga natin si DS, yung pinagkakalat ni DS. I-play na so ito natin. Ha, ano lang to ha, video leak lang to, hindi kami nag-record ito, disclaimer lang ha. May kasama ka dyan, DS. Nako, paki-confirm mo na rin kung nandiyan ka, salita ka kung totoo nga. Kung totoo ikaw po ito ha. Sige. I-play na ba natin? Oo, sige. Ha. Okay. Wait lang. Close ko lang ito. Ayan, confirm. Yung sa Reddit mismo. Gusto kong maging aware tayo lahat, mga kasama. Para pag, baka mami, oh, sabi ng kapatid, oh, meron palang gano'n, yung Reddit na gano'n, meron po gano'n, saan yun? Baka tayo pa ang magtatanong, hindi mo rin alam. Bantay tayo ng tupa. Baka mamaya, mas may alam pa yung tupa kaysa sa atin. Mapapabayaan natin ng tupa, O baka naman mamaya, tayo naman na nadadala doon, ha? Kagaya nung iba. Ba't ika yung pinalakol? Hindi binalita sa UNTV. Iba dapat kung ano ang aming nakita. Ang husay mo, ten, ano? Yun ang nakalagay sa Reddit. Kung hindi ka pa namang sira at kalahati, babalita mo ba yun? Hayaan mong ibalita ng iba. Hindi mo naman pinigilan eh, diba? Ganun yun. Isi-sensationalize mo pa yung, ito mga kapatid, para alam nyo. So nag-meeting kami dun sa Apalit, sa security. Yung security natin doon, hindi naniniwalang yun ay isolated case. Planado. Bakit? Abay, naka-ready ang mga cellphone? Saan ka naman nakakita ng... Ano yun? Sa halip na tulungan mo eh. Tapos unang lumabas sa Reddit, sa aking Kuya Adel. Ano ibig sabihin? Kasi may diferensya yun eh. Kasi yun ang ulukan mo yun. Tapos naka-ready na. Kung ikay matinong kapatid, paano mapupunta sa Reddit yun? Hindi tunay na kapatid yung kumuha noon. Kaya tayo naghigpit sa Apalit. Yan, istino kami nila Brad Alex doon. Talagang mahigpit ngayon. Pero kahit anong higpit, ano? Hindi kasi nagtanim sila Brad Liberty. Eh. Nakalusot. Pero on yung mista yun. Kapatid talaga yun. Tinignan ko madedetect. Nakalusot. Baril. Sabihin, kulang pa rin sa security. Kaya naglagay na ng maraming metal detectors eh. Alam nyo kung anong mga nakuha noong mga unang mga nag-inspect? Samurai, kutsilyo. Ito naman mga kapatid. Ito sa mga kalalakyan, alam natin to eh. Kasi sa mga may dalang sasakyan, usually meron may dalang tubo dyan, may dalang samurai, may dalang itap. For self-defense yun kung minsan. Pero pagka-anib ka na, huwag nang gano'n. Mananaga ka ba? Ba't samurai yan talaga? Pag nag-road rage ka doon, saksakin mo yung ano. Hindi. Iwasan mo na. Kasi yun eh, baka magdulot pa sa'yo ng ekstra tapang eh.
Eh, kaya kayo naghihigpit ngayon doon. May nakikita doon, no, yung mga gunting na, yung kalahati na lang ng gunting. Saan mo naman gagamitin yun? Pero may martilyong dala. Buti walang palakululi na nakita eh. Kaya mahigpit ngayon, mga kapatid. Kasi hindi natin alam. Baka mamaya, pagplanuhan na naman tayo doon, tapos makakalusot sa security. Ako naniniwala, planado yun. Hindi isolated case yun. Planado yun. May picture ka agad. Sa halip na mag-circulate sa loob natin, halimbawa, isinend mo sa KNP, ito pinicture naman. Eh bakit napapunta doon? Anong pangyayari para makukuha yun ng kaaway? Not unless ang nag-picture, paawitin natin. Sabihin, inaabangan na talagang mangyari yun. Kasi may tililing yun eh. Kaya lahat ng DRRT, pahinga. Pero man nakalusot sa'yo, palakol ganang kahaba. Eh kahit nga kaunting kap-kap lang dun, kahit sa bagay, ano to? Hindi na, nakalusot. Kaya ayaw na natin maulit yung pangyayaring yun, mga kapatid. Ano? Kaya sa mga kalalakihan, ano, di ba nung tayo nag-meeting, kita kasama itong mga to eh. Ikaw bro, Bajani, wala ka rin ng meeting, ano? Sabi ko na nga, pati mo ikaw. Suspect ka din eh. Wala ka sa si Dun eh. Ah? Hindi maganda yung birong yun. Kung yun yung nagbiro, pinakamasamang biro yun. Papasok ka, Wilbert ang pangalan mo, mag-che-change ka ng Kuya Adel, tapos lalabas. Papasok ka ulit, Wilbert, tapos i-che-change mo, situ ready, tapos co-comment ka, dapat ang jumu-duty, may alawan, sabay labas ka agad, edi wala kang bayag. Ang maganda, walang IP address. Mahusay, marunong. Sa lahat ng pumasok, pinacheck ko na eh. Tagal kasi ni Relly, eh, hindi naman makita eh. Pinacheck ko, siya lang ang walang IP address. Ano yun? Naka-VPN yun. Ano? Mga ganun. Wala. Marunong. Sa madalit sabi. Teki yun. Kailangan nalulungkot kasi kami. Isang ba sinend yun? Sa kalipunan lang naman ang manggaga. Wala ba dito mga kapatid na nakakarinig? Sana tayo-tayo lang dito. Sana mag-ingat tayo mga kasama. Wala pa nakakarinig DS. Type kay file lang. Iba tong panahon na ito, mga kasama. Kaya, hindi naman sa tayo walang tiwala sa mga kasama natin. No? Pero, mag-ingat tayo. Ganun. Keep your friends close. But keep your enemies closer. Ganun yan. Para ma-monitor mo yung kilos ng kalaban. Ganun yun. Amoy taboy, bantayan mo lang. Ganun yun, ano. Bantay tayo. Hindi natin alam eh kung anong ikikilos ng mga yan. Lalo na kapag halimbawa, kagaya noon, no, itinetext na yung kanyang dating KNC, ano, mga KNC students niya. Sinisiraan na si kuya doon. Aba, teka, iba na yan. Mag-ingat tayo mga kapatid. Ano? Bantay tayo ng mga kapatid. Kapag tayo may napapansin na ganyan, huwag nating ipagsawalang bahala yan. Iba ng usapan yan. Yung pinagpagalan ng kapatid na elite, kapatid na Daniel, huwag nating hayaan basta makuha ng kaaway yan. At kung makuha yan, isa naman sila pupunta. Sige nga. Alerto tayo, mga kasama. Ha? Maraming paninira. Marami. Eh kung kaya nga tanong ko sa inyo kanina, kung naniniwala tayo na tayo sa Diyos, aba, be steadfast, mga kasama. Tapos sinabayan pa ng Israel, saka ng Hamas. Alam niyo ba ang issue, mga kapatid? Baka rin maging isang full-blown war na yan. Nag-iiringan na rin ng U.S., saka ang China. Nakita nyo ba yung issue ng China sa Pilipinas? Nagpahayag na si Biden na
ano mang gawin ng ano ng China sa Pilipinas, mag-i-involve kami, i-invoke namin yung treaty natin. Iba yun, ha? Ano na yan? Hindi basta-basta yan. Gira na yan. Kaya mamili na tayo ng best sardines, ng mango jam, back tayo sa bahay. Oo, harap yan. Actually, biro sa akin yan nung aking isa sa mga board of directors namin eh. Kasi panelist siya ng Department of National Defense. Babae yun. Expert sa cybersecurity. Sabi niya sa akin, ano, mag-stack ka na ng pagkain. Totoo ba ka ako yan? Oh, hindi naman malayo mangyari, sabi niya. Iba na, nagigirian na ika eh. So, ganun. So, walay natin, baka pasimula na. Magwa 1,000 years na. Ay, salamat. Dumating din. Tagal na nating hinihintay eh. Nakaw, Jenny. Magpalit ka na lang apelido. Malapit na. O yun! Yun ang hinihintay kong ilabas ng iyong bibig eh. Ewan ko ba? At kakausapin natin sa next week kung nakita ka ba. Oh, bayad ka na ba sa ano? Sige, pa dyan, Ray. Yun lang po, ano, lapit ko lang po yung sa St. Okay na yun, nobody. Oo, pwede na yun. Oo, oh, yan na, wala nakakarinig, ha. Sila lang. Nobody, ha. Secret lang natin yan, ha. Naka-VPN ka daw, Kuya Den. Naka-VPN ka, hindi rin nilamatis ang IP mo. Napaka-teki mo pala, Kuya Den. Teki daw. Malumalupit din si, ano, no, si DS Arnold mang, ano, no. Imagine mo, naipasok niya yung best artists. Yung ba yung kumanta kanina? Oo, oh, yun yun. Yun. Siya ba yung kumanta kanina, Kuya Den? Oh, oh siya. Ganyan pala talaga ng boses, no? Alatang maluloko yung boses. Maluloko yung boses, eh. Yung biro niya ng gano'n na, ano raw, bumili na raw ng ano? Ano raw yung pinabibili? Mango, ano? Yes. Mango jam? Mango jam, oh. Ah, best sardines. Best sardines. Mango jam. Oo. Oh. Anong gagawin mo doon, no? Hindi, produkto yata yun ng ano. Tayo lang. Magkakagera. Magkakagera daw Kuya Adel tapos pinabibili yung miyembro ng Mango Jam, no? Tsaka Best Sardines. Eh, hanggang dulo ba naman mang uuto pa tong mga to para makabenta? Hanggang ano? Hanggang sa pagkabang nila ng 1,000 years, nagbebenta. Magbebenta lang. Magbebenta pa. Eh, di dapat pamigay muna, di ba? Bakit magbebenta mo pa? Oh, eh mag-go 1,000 years. Pamigay mo na, kasi magkakagera. Anong gabi mo sa pera? Oh, correct. Yung DS na yan, anong gabi mo sa pera kung magkagera na, collapse na gobyerno, collapse na ang bansa nun, di ba? Pag may gera. 1,000 years na yan. Anong magagawa pera mo? Pamigay mo na yan. Oh. Nakakatawa eh. Hanggang gulo, ganun pa rin sila, no? Business as usual pa rin eh. Dahil saka yung ano yung isang point yan, yung black propaganda taking na pinagkakalat. Taking care of business. Yung black propaganda pinagkakalat na pinagtutunog na parang malanado at ang may kasalanan yan eh. Ano, yung nasa sitio ready, diba? At ako na parang pinagtutunog niya malanado yung pagpapalakol. Dahil lumabas daw agad sa sitio Reddit yung ano yung yung issue na may pinalakol. So di raw isolated case yun that ano raw yun daw ay Kuya Del, alam mo ba rin yung FB niyan? Kuya Del, meron alam mo yung FB daw niyan, pupugin natin. Ilan tayo? Sandaan tayo, no? Pupugin natin ng comment at saka ng message, no? Para manganin na yan. Nakarating na yan. Nakarating na sa kanya. At tapos saka, pinagbinibida nga niya, ano raw siya eh,
Ayun, naka-monitor, sabi. Bago daw pumutok yung bago pumutok yung palakulan. Naka-monitor siya sa Sitio Reddit saka ano. Naka-monitor daw. Kuya Adel FB. Yan. Yan. Talaga naman. Tapos nagtanong pa siya na may mga miyembro. So tayo, na ano pa pinagbibintangan, ano? No? Kino-confirm pa sa mga worker. Alam mo, Kuya Adel, duda ako dyan eh. Tingin ko closet na yan. Kasi, biray mo, dire-diretso siyang magsalita tungkol sa Reddit at saka Kuya Adel. Eh, hindi ka nga mabanggit ni Guya eh, di ba? Hindi nga tayo mabanggit ni Guya. Ang tawag sa atin, nagtatago sa mga maskara. Pero siya dire-diretso siyang magsalita, walang premium bunganga, no? Mukhang may, siya dire-diretso siya eh. Positive may na yan ipapatawag, eh. May ipapatawag sa apalit nito. Ipapatawag sa apalit. May loyalty yeah. Check yan. Loyalty check. Nari ka din. Ito mga nga niya. Hindi ko kabahan na yung mga servants na nandun sa video. Lahat kayo magdududahang tik-tik. Yari kayo dyan. Saka ano, sasabihin niya dapat daw maging aware yung mga servant na kausap niya doon na about Reddit. Hindi naman niya in-explain ano ba yung mga issue ng mga kapatid nun sa Reddit. Diba? Ang pinapaniwanan lang niya yung palakul issue. Palakul. Eh hindi niya in-explain paano papaliwanag ng mga servant na halimbawa alaw doon sa kapatid na inactive at tinanong sila about Area 52. Ano sasagot nila doon? Diba? Sige nga. Eh baka nandiyan si Saka DS Arnold. Bakit pinagbibintangan na, diba? Ano, tol, pinagbibintangan. Oh, baka nandito siya. Raise ka lang ng hand, magparamdam ka. Galawin mo yung, ano, yung daliri mo dyan. Raise hand mo lang. Saka bakit tayo pinagbibintangan yan, tol, na planado daw, sabi? Oo, tapos yung nag-video daw, ano daw, nandun na raw agad yung camera. Oo, hindi niya ba alam? Nasa panahon na tayo ng age na lahat tayo may kamerang hawak, may cellphone tayong hawak, lahat di camera na ngayon. Eh talaga makukunan yung mangyayari talaga kahit saan. Ano ba, hindi niya ba alam? Pinanganak ba yan nung panahon ng 19 kopong-kopong? Eh lahat tayo may camera eh, pati nga siya eh, di ba? Pwede niya ba, ano? Pwede niya kumuha. O sabihin niya yung isang, ano. Ang isang ano dyan, ang sabi ang isang dapat, ang isang dapat ika-alarma nila dyan, marami ng ano, ay ng proof na marami ng hindi naniniwala sa kanila na nasa noob din nila, within their premises. Correct. Ito na lang video na to, meeting na to. Yes, nagtatanong ka pa kung mayroong kapatid. Yes. Ayan, proof na yan. Ano, medyo wag loyalty check ka na sa mga kasama. Oo. Yari ka niyan. Naku po. May matatanggalan ng destino nito. Hindi kailangan maging ano, hindi kailangan planuhin 'yon para lang mag-click yung video at photo. Kasi ano lang yung one click lang ngayon 'yun sa social media, dali na 'yan eh, di ba? Ang isang point, mga... ang isang point na dapat mapansin nila diyan. Marami nang hindi naniniwala sa kanila. Oo. Na nasa loob, di ba? Na yung mga baho diyan at mga katiwalian na ilalabas na di katulad dati, control pa nila. Diba? Eh, ngayon kasi marami nang na nagigising eh. Sa kulto eh. Diba? Tsaka hindi naman ano yan, yung isolated okay. Case na nangyayari na parang may nakaabang agad. Eh kahit naman sa labas eh, kahit sa isang normal na mundo, ganyan din eh. May nagka-road rage, may nag-video, planado ba yun? Sa buhay na sa panahon natin ngayon na nasa social media, bawat kibot mo ngayon may camera. Oo. Pinakain mo nga, pina-flex mo pa eh. 'Di ba? Pwede ba natin sabihin yung pagbisita pinakain mo pa lang eh. Yung
yung pwede ba natin sabihin na yung pagbisita ni KDR sa mga lokal at doon sa mga may sakit, pwede ba nating sabihin planado yon o hindi planado yon? Eh, balita ako sa... Planado, syempre. Planado, hindi. May take 2 pa ata yun, take 3 eh. Pag hindi tama yung angulo eh, uulitin eh. O yun ang planado. Naku po. Makalusok na. So yan, yan yung ano, yan yung hiwaga ng LBM aral natin. Na natin kung anong magiging sagot ni ano, eh, TS dyan. Papatawag ba siya? Ano? Pero nagpapasalamat tayo kay DS Arnold para sa advertisement na ibinigay niya sa Sitio Reddit. At sa puntahan. Magtisador na rin daw pala yan si Brad. Sabi, sabi dito si Brad ano. Hala. Eh, bautisador na rin daw pala siya. Ah, bautisador na pa. Mukhang babautismuan ka na sa apoy niyan. Teka muna, update tingnan lang natin sila, yung no? Ano. Kung mag-usap doon, pagkausap. Ay, sige. Sorry. Teka lang. Kaya na ba mag-transfer box ng ano? Paano bang gagawin natin? Ang dami pa sa YouTube. Sandaan mayigit eh. Mga nag-aabang eh. Paano ba gagawin natin? Ayaw eh. Tinry ko. Hindi kaya. Magdo-double audio ako eh. So, dapat iba mag-share. Baka si nobody kaya niya. Ano to? Mag-create lang ako? Oo. Meron ka bang ano, yung corporate Google? Wala eh. Huh? Wala akong corporate account. Kasi mapuputol yan kung 45 minutes lang. Yung... Hindi mapuputol. Yung nakaraan, di ba? Tinry ko. O sige. Yung Google ano? Pwede. Nag 2 hours ka eh. Oo. I-try natin ano, Brooks. I-try natin, Brooks. Ano, pasok ka sa Google, sa ano, sa Google Meet. Tapos pasok ako. I-try kong i-share. Sige nga. Yung Google Meet ID? Ah, sige. Wait lang. Ah, i-chat ko sa Discord. O kasi hindi, in advance sana para na-process ko eh. Hindi, oh. Hindi kasi siya pwedeng ma-i-process ng agad-agaran yung request para maano tawag nito. Oo nga. Lumaki yung hindi ko rin natin. Ano nakalimutan ko din. Kala ko yung sinubscribe natin noon isang taon or one month lang pala yun. Oh. Ay, yung, hindi, one month lang yun. One month lang pala yan. One month lang ito. Mahal nga eh. 1 month, 2.5. 2.5, mahal na. Oh. One month, 2.5. Sige. Try mo muna nga yung Google Meet nila natin. O ano, bago natin i-ano, ipasok si... I-try ko. Yung ano, si yung source, meeting code lang. Meeting code. Wait ko lang dito. Okay, bro. Ayun. Wait lang ha. Oh, ang dami pa kasi ano eh. 97 sa Zoom. Sa Facebook ay nasa 68 ay 54 sa YouTube ay ay natin na 83 wait more than ano dami so almost 200 tayo mahigit. Pwede yan, Brad Soro. Share screen ka sound ng ano. Sound check. Dinig po ako, dinig. Yung mga nasa Zoom ngayon, huwag na po kayong bumitaw. Sound no? Check. Kung gusto nyo pa rin ano, mapakinggan yung ating Brooks, isang source browser. Yung nasa labas ng Zoom, pasok po kayo sa Google. Sharing, tingnan ko nga. Kayo na lang po pumasok. Kasi hindi na kayo makakapasok sa Zoom eh. Kasi... Nasa 96 na ito eh. Teka lang ha. Ano ba to? Oh yes. Paano ba to? Stop presenting. Tapos na to. Sharing your entire... Yung mga taga-LBMR ba yan? Kamusta yung inyong ano?
An Infinity target na 926,000. Infinity Mirror? Na hit ba? Oh. Eh 99 na, yung nasa ito Zoom. Stop ko muna. Ang maximum, ayan, muna. Nag-100 na. So ito present. Wala na pong makakapasok sa Zoom ah. Saan ba to? Change layout. Google Meet na, Google Meet. To allow to share screen, okay. Internet na try pa po natin na ano. Maayos yung audio. So, ignore Infinity? Mukhang pinag-uusapan na tayo sa GC nito, nila niyan. ayan, Brox, nakikita mo. Ayan, ha? Brox. Yes, Brox, nag-link po yung meeting natin. ano kayang meeting yung paranoid niya mga inlog. Ayan, ayan. Ano tsaka mahihiya din silang ano. Presenting kung halimbawa, ikaw, sir, ba't ka ron? Nandun ka, tapos... Stop presenting. Parang hindi ko nakikita yung audio to. I-update mo sila. Ay, ano? Lumabas ito sa ano. Hindi lalabas. Umano ka. Nanonood ka. You are present. Napag-iisipan ka. Okay, okay, wait. Kahit na sabihin mo na, ano, nakita mo na lumabas yung video, nag-link doon sa Reddit, sa atira. Medyo magdadalawang isip ka nang i-open up yun kasi Google.com to ano yan, baka pagdudahan ka, diba? Tapos allow to share with those. Tapos allow to share screen. Eh. Window lang, no? Tol. Tab. Tsaka ang hirap talaga ano yan, i-depensa niya. So, paano mo? Ito lang, bro. Sige, ano, Excelsior. Taga LBM, malata to si ano, Excelsior. Zoom. Oo nga eh. Walang option to share. Teka lang, teka lang. Alfred, ano sige, Alfred. Paki-accept yung ano. Sayang. Pwede ba si ano, si pangalan nito, si Brad, yung magsasalita, invite din sa bro. Ano dito. Apa. Para dalawa. Narinig ba ko? Apa. Ang dalawa device niya. Wala. Okay, matagal kasi kung hindi nakatanong. At saka may kaboses. Sige, record na lang. Narinig ko ito kanina. Si ano yan, defend what's right. Yun lang po. Well, hindi pwede. Tinry namin. Hindi kaya? Oo, mag-i-end na tayo sa YouTube and Facebook. Tapos private na lang muna dito sa Zoom. Oo, so hindi kaya. Ayun. 100 lang makakaalam na to. Mga inirang. Inirang. Mga hira. Hindi kaya, sorry. Sorry dun sa mga ano, sa mga naka-tune in sa ano, 100 plus din to. Ito yung mga 100 dyan tinalaga. Sige, ano, okay na. Sorry talaga, hindi namin ma-accommodate po lahat. Don't have any choice talaga. Oh. Okay, salamat sa Diyos guys. I-end ko na yung live. Sige. Bye.